Hi guys! Hello mga Lodix! Wait lang. Antay lang tayo ng mga viewers idol ah. So yun. Shoutout kay The Wonder. So differential equations yung topic natin. Okay, shoutout kay Xiaomi. Hello idol. Idol. Shoutout sa mga Lodix natin. Kay Rex, kay Sir Arol. Kay Sir, eksakto kasama namin sa midterm yan. Sure! Sige, Lodix, magsusolve tayo siguro kahit mga 5 problems. 5 to 6 problems. Para may idea lang kayo dito. Medyo mahaba lang siya gawin, pero since naturo ko na naman yung shortcut sa exact. So, yun na lang. Basta tuturo ko mamaya, mga idol. Shoutout sa mga Lodi natin. Simula tayo mga 10:38. Mga Lodigig, shoutout muna tayo, shoutout sa mga idol natin. Shoutout kay Joshua Zero, shoutout kay sino to? Kay Choconut.s. Shoutout kay Mark, sakto Sir IG, sinasagutan ko ngayon. Uy, sakto, makipagsabay ka kay Sir IG mag-solve. Good luck sa board exam, Jay Garcia, and I hope maging engineer ka this October 2023. Galingan mo Lodigigs, focus lang. Ano na, nasa final phase ka na ng review tsaka ng refreshers. Uy, shoutout kay The Wonder midterm nila. Hello kay Ma'am, kay Idol Hotaru Oreki. Shoutout kay Jovens Tagarda. Shoutout kay Silhouette 0023. Okay naman, Idol. Caltech Lodikix, wala pa akong calc yun na nakuha. Oh, Idol, ina-upload ko naman. Yung kahapon, ina-upload ko naman kaninang umaga. Shoutout kay Lorenza Panta. Shoutout kay Jovens. Shoutout kay GXL. Hello po, Ma'am GXL. Start tayo 3 minutes, guys. Shoutout kay kay Engineer Mark from Lanao del Norte sa Mindanao. Sir, solid po lahat ng lectures niyo lalo na exact DE. Oo nga eh. Yung exact DE kasi parang, ewan ko, sa pagkakaalala ko, tinignan ko kasi sa ibang mga YouTube channel, parang si Sir IJ lang atay nagturo ng pinakamabilis na technique. Shoutout sa'yo kay Shouty underscore Shy, kay Trisha del Rosario. Hello Lodigix. Shoutout kay Agassi. Kuya, nag-discuss ka po ba ng variable separable nun? Yes, you can check my previous live or pwede nyong puntahan sa YouTube channel ko. Yung YouTube channel ko is Isaiah James Maling din. Nandun na po sa differential equations playlist. Thank you. Shoutout kay Boss Din. Okay lang yan, Lodigig. Sabay-sabay tayong na matuto ng math. Okay. Shoutout kay Sir Emil Mariano Lindo. Ayan. First order linear. Yes, nag-discuss na po tayo ng FOLDE. Good evening kay Jerome Sakido. 2 minutes guys, start tayo. Shoutout kay Jerome Sakido. Alright. Gusto ko man. Okay lang yan, Lodigix. Sa reply na lang, thank you so much kay Silhouette 0023. Mabait yan si Idol. Shoutout kay Arol, thank you so much for the rose. Sure, thank you kay JM Buckets. Shoutout sa Lodigix kanina to. Kay Air. Lodi. Boss, kailan topic ng structural? Hindi po ako civil engineer, Lodi. Thank you so much sir, nakasagot ako kanina ng homo at TC kanina. Galing ni Idol ah, good job. I mean, nakakatawa na makabasa ng ganitong comments. You keep on improving every day. Kumbaga, every day is a day to learn something new or to solve another problems. May YouTube channel po kayo. Yes, kung ano yung pangalan ko dito sa TikTok, yun din po yung YouTube channel ko. Ay, sorry, James Maling, Ma'am Danica Pariño. Thank you kay Mark Jose Idol. Shoutout kay Alec Maverick Villar. Shoutout kay Echeveria Jerian. Live na application. Yun nga, may nagtanong din sa akin. Actually, I will try my best na siguro one of these days, siguro most likely mga weekend try natin. Paano gumaling sa analysis? Siguro you have to kailangan marami kang ma-encounter ng mga problems, ng mga different cases. Kasi once you go master the basics, tapos punta ka na sa complicated. So, kailangan mo maghanap ng problems so that you can improve your analysis. Sir, may trigo po ba sa IF? Oo naman, Idol, meron din dito. Kaya lang, madalas, kapag sa ibang variable na siya, Glenn, so most likely, hindi tayo masyado makakita pa ng example na may trigo kapag dito sa non-exact DE. Shoutout kay Glenn. Yung repo, Jay Garcia, Repetition, easy, pleasure, often habit. Yun yung ginagamit kong principle dati.
Although kahit ngayon pa rin naman, especially para mas gumaling ako sa math, ma-maintain ko yung ganitong status in terms of my mathematical skills. Okay guys, anong ginagawa mo idol pag hindi mo na get? So I have to look on the internet, like I have to check other resources so that doon ko maaaral how did it happen. Wala tayong trigo ngayon, Glenn, eh. Nakita ko wala masyadong trigo dun sa problems natin. Okay. Sige guys, can we now start? Sige, okay lang yan. Mas maganda nga, konti lang yung viewers natin eh. Sir, nasa 24 oras ka na pala. Anong kasalanan nyo? Hindi. Lodi Kicks, wala akong kasalanan. Kung nasa tool po ako, idol, yun, may kasalanan ako. Na-interview lang si Sir IJ in terms of yung contents natin as well as yung mga matalent ko. Ayun. 1 month before the board. So, kailangan ano, idol? Basa ka na ng basa ng concept tapos solve ka pa rin naman ng solve. Kailangan kasi marami ka nang nabasa nung time na yan. Kumain ka na ba, sir? Napakabait naman ng tanong, idol. Yes, Lodi Cakes. Pwede na tayo mag-start? Sige guys, okay na to. Mas masaya to. Konti lang inanunod ng live. Mas gusto ko yung ganito. Sa mga nagtitake ng DE, can we now start po? Shoutout kay Sinigang na hotdog. Okay, sa mga nagdi-DE dyan. Okay, sige, start na tayo mga idol, ha? Okay, so yung topic natin for tonight is all about determination of integrating factors in which the DE is non-exact. So, hindi po siya exact, Lodi Cakes. So, let's say the differential equation is in the form mdx plus ndy equals 0. And we have two cases for this one. So, the yung two cases natin will determine ano po ba yung gagamitin natin integrating factor in which makikita nyo dito sa note, pwede yung screenshot guys ha. This is the note na pinaka-importante. The IF na makukuha natin sa case 1 or case 2 will be multiplied to the original differential equation to make it an exact DE. However, madalas kasi sa mga prof natin, dapat check nyo pa rin yung exactness niya once na ma-determine nyo yung integrating factor using the two cases mentioned. Okay? So anong gagawin natin mga Lodi Cakes? So meron tayong case 1. So kukunin natin yung mga partial derivative, di ba? As you recall, in the exact differential equation na ginawa natin, kinukuha natin, Sir IJ, yung mga ano natin, yung mga partial derivative with respect to y and the partial derivative with respect to x. However, kapag magkaiba sila, hindi na siya exact. Pero meron tayong tinatawag na determination of integrating factors na kung saan the difference of the partial derivatives, guys, can be divided by either m or n. So if that can be divided by n and the result is in terms of a function or in terms of x, the integrating factor will be equal to e raised to the integral of f of x dx. However, if the partial difference or if the difference of the partial derivatives can be divided by m and the result will be in terms of y, so the integrating factor is negative siya sa integral. E raised to the integral of negative g of y dy, mga lodi. Ayan. And guys, paki-screenshot muna before tayo mag-solve. Mga Lodi Cakes. Sige, screenshot nyo muna mga idolo. Guys, patap naman nung ano natin, nung screen. Para ano, baka makamashare lang sa iba. Alam nyo guys kung bakit konti yung nanonood ngayon. Kasi marami may mga exams. Sa totoo lang. Marami may mga midterm for this week. Oh yes, actually madugo talaga. Shoutout kay It's underscore Sai Sanchez. Lodi Cakes. Mahirap talaga to guys. Mahirap kung sa mahirap. Pero kung sasabayan nyo mag-solve si Sir IJ, matututo kayo. Okay, thank you Kiseki for the rose. Good luck Lodi Cakes. Bukas sir, report namin yung IF. Good luck sa'yo Glenn. Okay guys, pa-screenshot muna before ako mag-solve ha. Lalayo muna Sir IJ. Tapos solve na tayo guys. Para at least makita natin. Good luck sa midterm nyo ano. Kay Jaycel. Kay Lodi Cakes. Kay Jaycel. Good luck Lodi. Vector calculus, wala akong handout nun idol eh. Pag walang x sa function of x, x pa din, dapat constant siya mark. Kapag may ibang variable na, mali na yung ginagawa mo. Shoutout Lodi Cakes, sa kilala kong isi sa Marinduque. Uy, taga Marinduque din si Sir IJ. I mean yung province ko, pero hindi naman ako nakakawido. Okay guys, pwede na tayo mag-start.
Yes, that's correct, Gerald Loyola, idol. Yan yung gamit ni Sir IJ, ito po. So sa mga gusto maghanap, mga Lodi Geeks, nung kasagutan natin, that is page 71. Shoutout kay Camille Gamboa Sanchez, Lodi Geeks, ECE from Bicol. Burahin ko na guys. Shoutout kay Jaycel from MPC, ECE din si idol. Guys, pwede na tayo mag-start, mag-solve. Lodi Geeks. Sa even numbers, meron din idol, sa 7th edition. Shoutout kay Hania. Okay. Shoutout kay Bianca 62868. Hello Lodi Geeks. Pwede na tayo mag-solve guys. Pwede na. Screenshot nyo na. Burahin ko na to. Okay. Start na tayo. Ay, good luck sa'yo kay Seki. Naku, nag-aano ka pala. Nagdi-DE ka ngayon. Okay guys. Listen na. Tara. Solve na tayo, samahan nyo ako mag-solve. Yan, okay lang, konti yung ano natin. And hindi ko kasi sure guys kung makakapag-live ako bukas kasi may pasok ako sa ano Thursday. So siguro baka mag-live tayo Friday, Saturday after nito. Naging irregular ka po ba sa college mo? Hindi, idol. Never ako naging irregular. 10 semester, Dean's Lister ako, Lodix. Okay, so number 1, let's go. So 5 years kasi yung engineering nung time namin eh. So ayun, 10 straight DL. Shoutout kay Ramelski, hello Lodi. Game. Sir Lodi, mag 1 year na akong engineer, isa ka sa mga sinubaybayan ko nung nagre-review ako, sir. Congratulations, Bianca. Yes, cum laude si Sir IJ. Actually, yung average ko nun pang magna cum laude, pang magna cum laude. Kaya lang may 225 kasi ako na laboratory. Diba, laboratory pa yung humila. Yes, 2012 idol, Angelo Suyat. Nag-take si Sir IJ nun, tas yung average ko 94.4%. ECE boards. So we have x squared plus y squared plus 1 dx plus x, okay, multiplied by x minus 2y dy equals 0. If hindi man ako makapag-live bukas, gagawa na lang ako ng recorded tutorial. So siguro gagawa ako bukas ng ano. Ang plano ko kasi, gagawa ako bukas ng tutorial about the tabular method or the tabular integration. Yung tinatawag nating ano, DI. So gagawan ko yun para mabilis na kayo mag-integrate. Hindi na kayo mag-ano, pang matagalang integration. Shoutout kay CJM. Honey, oo nga, 10 beses akong Dean's Lister nung time namin. Nung first year ako, medyo, ano pa, parang na-culture, hindi naman totally na-culture shock, pero ganun pala yung college. So parang ang mga average ko nun, mga 1.2, 1.3, tas nung third year ako, yung pinakamahirap, yung pinaka-time na nakuha ko yung pinakamataas kong average, 1.03. Okay, so let's notice that for this case, ang M natin is ito, so yung cap. I-take note muna natin guys sa x squared plus y squared plus 1. And yung n natin is multiply lang natin guys. X squared minus 2xy. Okay? O, pag sa engineering, dati nung time namin, okay na rin yung trust. Mga nagsiselebrate na talaga yun. Real talk. Hindi po ako ECE. Ay, hindi po ako civil engineering, Lodi. Kaya hindi ako nagtuturo ng structural. Guys, ano derivative ng m with respect to y? Guys, sa mga Lodi Geeks natin na nagdi-DE dyan. What is the partial derivative? Shoutout kay Vani, na taga Batangas State University. What is the partial derivative of M with respect to Y? Okay, that's correct. 2Y, kasi yung X is treated as constant. So, tama si Honey. Good job, Lodi Geeks. You're doing great. Si Rowan, correct din? Okay, next. We have now the partial derivative of N with respect to X. Anong sagot dito, mga idolo? Paki-differentiate nga po. Good luck sa Koi, Ramelski Idol. Okay, that's correct, Rowan. MATLAB, matagal na idol eh. Pero nag-MATLAB din kami saglit lang. So that is 2x. Partial derivative with respect to x, takpan muna yung y. Ang derivative ng negative 2x is negative 2. And then, ibalik natin si y. Thank you so much,
kay Eric Tower for the gift, Lodi Geeks. Appreciated yan, idol. Thank you so much. Okay, ang galing ni ZZZ, ni Nani, ni Kosh, tsaka ni idol RTZ. Okay, that's 2x minus 2y. So obviously, the differential equation is not exact since we have different partial derivatives. However, we can subtract. And notice na magkakaroon tayo ng somehow na pwedeng i-divide. Okay? Oh, lagi yan. Laboratory, mahirap, idol. So, kunin natin yung difference muna, guys. Partial derivative of m with respect to y minus the partial derivative of n with respect to x. So, we have right now 2y minus the quantity of 2x minus 2y. Lods, ikaw talaga dahilan ba't nakapasa ako sa mga math subjects ko nung college. Shoutout sa'yo, Chago. Thank you, Ralph Vincent Santi. Kay Bay na balita na nagtuturo sa TikTok. Yes, Angelo Lodi sa 24 oras. Simplify natin, 2y, negative, negative, that's positive. So we have 4y minus 2x. And this can be factored, yung 2 natin, 2y minus x. Okay? Thank you kay Ordinary Brian. Guys, sa tingin nyo, saan natin ito pwedeng i-divide? Anyone sa live audience natin? Saan natin ito pwedeng i-divide? Sa M o sa N? Circuit analysis. Okay, that's correct, Christian G. Kasi, sa IG parang hindi naman siya magkamuka. Pero tingnan nyo kasi ito. 2y minus x, tama si Christian. Ito x minus 2y. So, for betterment of your solution, what I suggest is, ito, gawin nyo siyang ganito, guys. Pwede nyo i-factor yung negative 2 para makakita kayo ng kamuka. So, ilabas natin yung negative 2. X minus 2y. Excuse me, mga idol. Ayan. Diba ito, guys, the same lang? Agree po ba kayo kay Sir IJ? Guys, do you agree with Sir IJ na ito the same lang dito? Para makita nyo na, uy, kamuka na siya. Nilabas ko yung negative 2. Okay, thank you so much, Christian, for the confirmation. So, sa palagay nyo, anong case gagamitin natin? Is it the case 1 or the case 2? Case 1 or case 2, mga idol? Which case are we gonna use? Okay, that's correct, Rowan. It's the case 1, Sir IJ. Didivide natin to by n. Ang n natin ay x times x minus 2y. So, divided by n. So, ang n natin is, papalitan natin ng x multiplied by x minus 2y, negative 2 over x. Okay, okay lang yun, Maxine. Thank you, nandito ka pa rin. So, negative 2 over x, ito yung f of x natin, right? Tama ba mga idol? Ito yung f of x natin. So, kunin natin yung case 1 natin, so na magiging integrating factor natin is... Okay guys, sige, baka gusto nyo screenshot ha, buburahin ko kasi ito eh. Ito lang yung ititira natin kasi importante sa atin yung original na differential equation. This is very important to us since we are dealing with non-exact DE. Okay, so negative 2 over x yan ha. Burahin ko lang guys. Yes, sa PLM ako idol, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Yan, prof ko sila Sir T, sila Ma'am Cornelio, sila Sir Peñas, dati. Sila Sir Lucas, si Ma'am Lucas, yung dalawang mag-asawa, Ma'am Lucas, naging prof ko. Si Sir Lucas sa Dynamics, yung parang mechanic siya, Lodi Geeks, 125 ako kay Sir. Tapos kay Ma'am Lucas sa Calculus, 1.0. Okay, so alam natin na yung f of x natin is negative 2 over x. So the integrating factor will be equal to e raised to f of x dx. Balikan natin yung case 1 natin, mga idol. Ha? So we have, anong nag-review ko ano sa Excel perk tsaka ano idol sa Edge kasi libre ako nun ano eh Camille dun ako sa ano eh sa ano kasi first runner up kami nung National ISEP quiz show, ako yung team captain sa amin. Negative 2 over x dx, guys, ano yung integral nito? Negative 2 over x dx, what is the integral of this, anyone? Thank you, Camille. Kaya mo din yan, idol. Anong integral na to? Ln? Exact value. May negative 2 tayo, ha? Anong integral, mga Lodi? Okay, that's negative 2 ln of x. So, we have e. E is e raised to negative 2 ln of x. Wait lang, guys, ha?
Okay? So that is negative 2 ln of x. Applying the power rule, we have e raised to ln of x raised to negative 2. Pwede mo na rin tanggalin to, mga idol. And then cancel natin si ln tsaka si e. So we have x raised to negative 2, or that is simply 1 over x squared. That's correct. Honey Avid Pan, ang galing mo, idol. Keep it up. Kay Christian, tama rin. Si Ma'am Camille, tama rin. O sige, tawagin na natin si Ma'am Camille, Engineer Camille Sanchez, idol. Si Ramelski, that's correct. So ito yung magiging integrating factor. Ano yung nilagay ko sa note? Ang nilagay ko sa note kanina is, imumultiply natin to by the original differential equation to make it at an exact DE. So ito, must be multiplied with the original DE, kaya hindi ko siya binura para maging exact na siya. Okay? Kaya po pala nababanggit ka sa... Ayun, si Sir Tin, ako, Lodi. Tropang-tropa kami ni Sir Tin yan. So ito, imumultiply natin dito. So ang gawin natin, so guys, ito ha, lagay ko lang dito yung 1. Multiply natin both sides by the integrating factor, which is 1 over x squared. Okay? That's correct. That's correct, Engineer CSBF. Honey Avid Pan, that's correct. X squared times 1 over x squared, that is 1. Guys, lagay natin dito, that will be 1 plus y squared over x squared plus 1 over x squared dx plus, ito x squared to guys, di ba? X times x, x squared times 1 over x squared, so that's 1 x squared, so over x, so magiging minus 2y over x dy equals 0. Ayan na siya, mga idol. Check natin muna kung exact na ba talaga. Kasi kung hindi nag-exact yan, mali yung process na ginawa mo. Kaya kailangan mo pa rin gamitin yung test for exactness. Okay? So, kailangan natin kunin yung partial derivative nito. So, partial derivative ng m with respect to y. So, tama si idol, si Engineer Shias. So, ang gagawin natin, mga Lodi Cakes, is derivative ng y squared, 2y. Yung x naman is constant. So, magiging 2y over x squared. Hala, Lodi Cakes, Maxine, ako po. Pwede mo na lang i-check sa replay, idol Maxine. Patawarin mo na ako. Oh, Lodi. So, guys, tama ba 2y over x squared yung derivative natin? Do you agree with Sir IJ? Ayusin ko lang ito, ah. Agree po ba, mga idol? Kasi ito is constant, x is constant, so derivative niyan, 0 pa rin. Okay, shoutout kay Meliora, kay Idol Chair underscore Echo. So, partial derivative ng m with respect to y. So, di ba alam mo naman na ang derivative ng negative 1 over x is positive 1 over x squared. So, pag chinek mo yan, applying the power rule, you will end up with the same partial derivative. Kumbaga, dapat gamayin nyo na yan, guys. Kasi negative 1 over x, dapat alam mo agad derivative niyan, 1 over x squared. Parang ganun eh. Kumbaga nasanay ka na, kumbaga nasanay na yung, alam mo yung nasa, ano naman, nasa nerves mo na, or nasa veins mo na, na ang derivative ng 1 over x is negative 1 over x squared. Parang ganun. Okay? So guys, exact differential equation yan. So gamitin na natin yung shortcut ni Sir IJ. Rekta na to, mga Lodi. So na-test na natin for exactness. So sa mga ano, kay Ramelski, pwede mo muna i-screenshot, idol, ah. Or if hindi naman, i-ano ko na, i-tawag mo, i-burahin ko na. Bas, bali ito yung integrate natin. Yan, tama yan. Nasa veins mo na DE. Kaka-DE mo, no, Lodi Cakes. Kay ano, kay Rooney Chan, idol. Yes, that's correct. Practice lang talaga yung key. Nung time ko nung nag-DE ako, guys, siguro kunyari ang binigay na problem na Rainbill, mga 50. Dapat ang target ko lagi doon na masolve ko mga 40, at least 45 to 48 problems out of the 50. Kumbaga ganun din yung gawin yung mindset, or kung perfect mindset, gawin nyo dapat lahat masolve nyo para walang makaligtas talaga sa inyo. Okay, take note of that. Shoutout kay Edzeric Lodigix. Okay? Ay ano dapat to, X pala to. Tama pala, mga Lodi Cakes. Yan, na-typo lang. Sorry. Thank you. Na-typo lang si Sir IJ with respect to X. Yan. Okay?
Yes, thank you, Galerami Idol. Natypo lang, Sir IJ, sorry. Ay, thank you kay Engineero TV, kay Idol, Engineer Paolo. Shoutout sa'yo, ano, Idol, basta username, good luck sa DE. Shoutout kay Claude, oo nga. Shoutout kay, ano, kay Zavra31. Shoutout din kay Jason1197 from Southern Leyte. Okay, integrate na natin, guys, kasi parehas na tayong exact. So, burahin ko na po, ah. Partial derivative nila is parehas na po. Okay? So, hindi naman tayo masyadong magtatagal, mga Lodi Gig. Solve lang tayo ng mga around 5 problems. Burahin ko na rin ito, mga idol, ha? Ito, pwede ko na rin itong burahin kasi nagawa na natin siyang exact DE, eh. Ayan, take note lang natin ito. Importante yung differential equation natin na exact. Lahat ata basic, eh. So, shoutout kay Hasanur from CDO, Cagayan de Oro. So, exact na siya. So, that is the integral of this one, 1 plus y squared over x squared plus 1 over x squared dx. Tapos yung mga y natin is constant. Plus the integral of 1 minus 2y over x dy without x equals c. Okay? Newton sa d. Hindi ko pa alam, idol, kasi ano eh. Kumbaga, ano tayo, series tayo. Doon tayo muna sa before ng mga ganyan, idol. Pero, thank you pa rin sa pag-drop by sa, ano natin, sa live natin. Anong linear, Lodi Gigs? Tapos na po ako mag-linear. So, ito guys, may x to. So, mawawala na to. Tama po ba guys? Naalala niyo yung tinuro ni Sir IJ? This will be eliminated. Kasi may x term yan eh. Automatic po ba? Guys, nakikinig po ba sa mga idol natin? Are you still with me? Okay, so integrate na natin. Ang integral lang 1 ay x. 1 dx. Yung y, isa-set natin as constant. So takpan mo muna yung y squared. Ano integral lang 1 over x squared? Guys, ito ah. Dx, yung y natin is constant. Takpan mo muna. Ano integral lang 1 over x squared? Dapat nasa adrenaline yun na yan, nasa veins na. Ano integral lang 1 over x squared sa mga idolo natin? Statics, wala lang ako reference idol eh. Bernoulli D, tapos ko na idol nung nakaraan, sa last live, nung nakarang week. Nag-Bernoulli na si Sir IJ din. Ano integral ng ano, 1 over x squared, mga idol? Hindi po ln? Ito guys ha, 1 over x squared. X squared po yan, integral ng 1 over x squared. Kasi tinakpan ko to, guys. Tinakpan ko yan, 1 over x squared. Ano integral niyan? Integral po ha. Dapat kumbagaan na nyo, gamay nyo na yan mga loading X, patay tayo dyan. Jade, visible naman. Anong sagot mo, idol Jade? Hindi po X. Ang tinatanong ni Sir IJ ito, ah, integral ng 1 over X squared. DX. Ano integral niyan? Hindi po negative 2X loading X dyan. Hindi po, Lodi. Check mo na lang inch, parang nagbigay yata ako dun ng apat na example dun sa nakaraan. Tapos meron din ako uploaded dati. Negative 1 over x. Okay, that's correct. Maxine. Ayan, Maxine, nakita ko na yung comment mo, idol. So that's negative 1 over x. Tapos pasok mo yung y squared. So that's minus y squared over x. Okay? Visible nil, sorry. So ang mangyari dito, ganun din. The integral nito is negative 1 over x. Right? Nakikita ko po, sorry. Ang integral ng 1 dy is y, so plus y equals c. So, gawin natin, burahin natin to. O, kalma lang mga loading x. Multiply everything by x. So, we have the final answer as x squared minus y squared minus 1 plus xy equals cx. Ayan na yung una nating sagot. Yes, by LCDRJ. May e raised to x. Pwede naman siya, idol, for as long na makuha mong quotient is in terms of x pa rin. Kapag dinivide mo siya sa n, idol. Okay? Thank you sa'yo, Florence and GL.
Shoutout kay Jericho ML. Good evening din, Idol. Thank you kay Ma'am Annie. Kay Ma'am Annie and D. Hello po. Can we now proceed to the second problem, guys? Para makuha naman natin yung case 2. Ito kasing sinagutan natin, case 1. Yung next natin, case 2. Tapos mamaya halo na tingnan na natin. Thank you, Ma'am Annie. San formula niyan? Kanina, Idol. Baka na-late ka lang. Pwede mong panoorin yung replay. Okay, sige. Game. Problem number 2. Oh, Lodi Kicks, magturo ka. Especially, makaka-benefit kasi dun sa mga, ano, ibang tao. Kumbaga, the kindness you put into the world as a way of coming back to you. Hindi, joke lang. Darman yun, ano, kala Darman. Yun nga, pero yun nga, just spread kindness na lang. Especially, kunyari, may God-given talent ka naman. Yan. Si Lord na bahalang magpala. Saan mapapanood replay? Sa YouTube channel ko, guys. Sa mga nagtatanong saan mapapanood yung replay ng mga TikTok live, sa YouTube channel po ni Sir IJ. Ay, sa James Maling din po. Okay, number 2. So, we have Y multiplied by 2X minus Y plus 1. Di ko lang sure kung case 2 pa rin to or case 1. Pero tingnan natin, makakakuha naman tayo ng case 2 for sure. Plus X multiplied by 3X minus 4y plus 3dy equals 0. Okay? Ba't hindi ako nag-field? Wala lang. Mas maliit kasi sahod sana eh. Oy, thank you kay Supremo dun. Kakatapos lang dang quiz namin dyan, Sir IJ. Kanina laking tulong po. Pinod ko yung live nyo dati. Oh, nag-live na rin ako dito. Paulit nung formula SS. Yan, PM ka na lang daw ni ano. Ni i.pingi. Magkaka-developan pa ata dito. Talent po ba yung galing mo sa math or hard work? Nung una daw sabi ni Mami, talent. Tapos, sinamahan ko na ng hard work. Siyempre, I have to search. Kumbaga, inborn na raw talaga na magaling ako sa math. Sa mga nagtatanong, what book yung gamit ko? Page 71 po ng differential equations ni Rainville. Ito. Mga Lodi. Ayan, screenshot nyo mga Lodi. If ever na gusto nyong makita yung reference, ayan po. No problem. Okay, game. So, sagutan na natin to mga idol. Okay. Shoutout kay Renegade Idol. Shoutout sa'yo, Lodi Geeks. So, ang kunin muna natin yung M tsaka yung N. So, yung M natin, distribute lang natin si Y. So, we have 2XY minus y squared plus y. Agree po ba kayo kay Sir IJ? Tama yung M natin? Lodi Geeks? Wala. Hindi ako makapag-live bukas mga idol. Pasensya na. Sir, paano pag sa NDY may y e raised to x na cancel pa rin po ba yun? Depende. Anong case ba yun, Jay? Okay, tama, Florence. So, yung N natin is 3x squared minus 4xy plus the 3x. Okay? Page 71 to, Idol. Non-exact naman kasi yung differential equation. Hindi lang specified talaga. Sir, walang dx. Ay, oo nga pala yung dx. Thank you, Maxine. Makalimutan lang ni Sir IJ. Dx. Thank you, Maxine Lodi. Ayan. Thank you, Dabo. Nawala. Nakalimutan lang ni Sir IJ ilagay. So, kunin natin yung partial derivative ng M with respect to y. Anyone, guys? From our live audience, what is the partial derivative of M with respect to Y? Inspection kagabi po yun, Lodi. Nakapagsagot ako ng hamburger, 10 problems yung sinagutan ni Sir IJ sa inspection kagabi. Pwede mo i-check sa, 2X lang? Okay, tama. Ay, hindi, 2X lang ba? Hindi, With respect to Y, Idol, kulang pa. That's correct, Honey Avid Pan. That's 2Y plus 1. May plus 1 pa tayo, mga Lodi. Ang derivative ng Y is 1. Tama si Honey, avid fan. Ayan, nagkulang lang sila Ma'am Camille tsaka si ZZZ ng plus 1. Okay, so okay lang yan Lodi Kicks. So partial derivative ng N naman tayo with respect to X. It's okay lang yan Lodi Kicks. Okay na magkamali dito as what Sir IJ always reminds you. Okay lang na magkamali kayo sa session natin para at least kapag kayo na lang nagsisolve on your own, madali na po. So ano derivative nito guys? Anyone? With respect to X. Shoutout sa'yo, Beberong, kay Lodi Geeks. Shoutout. Okay, dominador, that's 6x squared. Mali yung gitna mo, Idol, ha?
It's minus 4, why idol? Plus 3. Ay, 6x pala, sorry. 6x minus 4y plus 3. Ayan. So, ayan na. GG sa midterm. Ayun, yun nga sinabi ko noon na Ivan. So, you have to make sure na, ano, na kagayan mo na hindi tinatanggap yung ganong solution. May mga ganon talagang proof. Hindi nila na-appreciate yun. Kaya kailangan alam mo pa rin yung tinuro nila na pinaka-common solution. Okay lang yan, idol. So, kunin natin yung differences. So, we have the partial derivative of m with respect to y minus the partial derivative of n with respect to x. So, we have 2x minus 2y plus 1. Madali lang naman actually yung long method, Maxine. Kaya lang, medyo kailangan mo pa ng analysis na part. Hindi ko alam ba't di nila ma-appreciate yung ganung method. Pero mas marami pa rin yung nag-consider. That's why super, ano yan. Guys, anong difference nito? Anyone? Ayan, ayun, pwede nyo panoorin yung kay Sir UJ. Yan, tropa ko yan si Sir UJ. Makikita nyo dun yung pinaka-method. Kung naghahanap kayo ng mga DE tutorials, tas gusto nyo yung maraming example, pwede nyo pagsamasamahin yung sa amin ni Sir UJ, yung sa akin, yung kay Engineered Math, kay Engineer Prof. PH, yan, mga Lodi Geeks. Yan, yan nila lang siguro, Ivan. Check mo yung kay Sir UJ din, kay Engineered Math, sa akin, tsaka kay Engineer Prof. PH. Maraming matutulong sa yan, for sure. So, anong gagawin natin? So, 2x minus 6x. So, negative 4x. Kaya lang di yata nagtuturo sila si Sir UJ ng live eh. Medyo busy din si Idol. Negative 4x plus 2y minus 2. Okay? Okay lang yan, creep, ano, creep, Clayth, Claire Doe. Magiging engineer ka pa rin, Lodigix. Okay? So, anong gagawin natin? So, i-factor out natin si negative 2, Sir IJ. So, we have 2x minus y plus 1. Okay? Thank you kay Ma'am Happy No Willin Shop. Thank you po. So, saan natin ito i-divide, guys? Saan siya divisible? Sa M ba or sa N? Anyone from our live audience, saan natin i-divide? Sa M or sa N? Sa M, that's correct. Tama si Idol, ano? Si Jerk. Si Honey, si RJ, si Paiko Simon, si Ma'am Camille, si Hamburger, that's correct. Mga Lodi Geeks natin. Yes, that's case 2 na po, tama. So, this is divisible by M kasi tingnan nyo maigi. Di ba, guys? So, ano na mangyari dyan, Sir IJ? So, i-divide natin siya by M, which is, so M yan, ha? So, pwede nyo screenshot muna, pero papalitan ko rin naman yan ng Y multiplied by 2X minus y plus 1. Okay? So we have, anong topic na ba kayo sa circuits, Ivan? Negative 2 over y, which will be our g of y. Okay. Case 2 yan, tama si Ma'am Marjorie Daklan. Tama ka, Lodi Geeks. Ayan, negative 2 over y, ito yung g of y natin, right? Again, guys, kaya yun, solid yun, basta mga sobrang ganda nga na marami ng Filipino na content creators. Actually, dumami lang yan lalo nung nag-pandemic kasi puro online na yung classes eh. Mga Lodi. Most likely, next live ko mga Friday Idol. Hopefully. And guys, ah, take note of this. Ah. Negative 2 over y yung GFY natin. So, we will use anong pinakamahirap na topic sa DE. Siguro kapag yung pinakahalos pa dulo na, yung mga application ng DE, mahirap din yan. Ang pinakamahirap para sa akin. Pero okay lang naman, nadalian lang din naman ako. Siguro mahirap lang in terms of complexity ng ginagawa. Yung sa higher order na, yung mga D operator, basta malayo pa yun eh. Malayo-layo pa. Okay? So tuloy ko na guys ha. So tandaan natin, negative 2 over y. So burayin ko na po ito ha, may replay naman. So burayin na natin. Meron tayong negative 2 over y. Yan, take note ha. G of y is negative 2 over y. So, lagay natin yung case na gagamitin natin. Sa circuit sa PLM. Wala, hindi naman. Grade ko sa circuits nun kay Sir Tip 1.0 eh. Tapos circuits 2 ko 1.0 din ato. wait. Pero pwede kong balikan yung ano ko. Okay, so gagamitin natin yung case 2. So, lagay muna natin yung G of y na nakuha natin.
g of y is negative 2 over y. So ang gagamitin nating formula is if, since we are dealing with case 2, that is e raised to the integral of negative g of y dy. Okay? Ano, Jade? Negative po yung gagamitin, idol. Lodikix, Jade. So that maging positive siya, idolo. So we have e raised to the integral of negative ng negative 2 over y dy. So we have e raised to 2 over y. So that's 2 ln ng y, which is equivalent to e raised to ln ng y squared, in which that is equal to y squared. That's correct. I-reviewer questions. Meron ako, idol. Check mo sa ano, engineering board exam playlist ko. Meron ako mga past boards na lumalabas pa rin sa mga current board. Kahit tanongin nyo, may mga previous EE, mga registered electrical engineers. Ayan, guys, do you agree na y squared po yung integrating factor natin? Agree po ba lahat ng mga loading cakes natin na nasa live? Sa mga idol natin. Madalas talaga kapag ganito mga araw, Tuesday, Wednesday, medyo konti na lang yung nag-i-stay ng ganito kasi mga nagre-review na yan for ano, mga exams. Okay, sige, y squared. Take note, ah, y squared na yan. So, ang gagawin natin dito, ilan po yung case na non-exact? Dito, dalawa lang, idol, determination of integrating factors, kasi to hamburger. Yung isa yata yung sinasabi mo. Ang gagawin natin sa y squared, mumultiply natin sa original differential equation to make it exact. Burahin ko na to, ha? Alam natin na yung integrating factor na nakuha natin is y squared. So, burahin ko yung number natin. Multiply everything by y squared. Okay? So, multiply natin by y squared. So, 2x times y times y squared. So, that's 2xy cubed minus y squared y to the 4th plus y squared dx. Ay, sorry, y cubed pala, Sir IJ. Kasi 1 times y is y times y squared y cubed dx. Okay, plus x times 3x, so that's 3x squared, Sir IJ. Kaya lang, huwag kalimutan yung y squared. 4xy, so that is minus 4xy cubed plus 3x, another y squared, dy equals 0. O ito guys, ano partial derivative ng m with respect to y? Anyone sa Lodi Gakes natin? Ano derivative ng m, itong m, with respect to y, mga idol? Anyone? Sorry, differential equations po yung topic natin, nani ha, patawarin mo ako, Lodi Gakes. Di tayo makakapag-logical equivalence. Okay, so we have, Sir IJ, 6xy squared minus, mga Lodi Gakes, di ba with respect to ano pa? Ano yung derivative ng y to the 4th? Minus 4y cubed plus 3y squared. Okay, good job. Mga Lodi, yung ang active ha, si Chicken, si Mark, si Idol, si La Prince, si La Florence. Okay, that's correct. So, dito naman tayo sa n. So, with respect to x naman yan, Sir IJ, lagyan natin ng harang na lang. So, x squared derivative niyan ay 2x. So, 2 times 3. So, that is 6xy squared. Derivative ng x is 1. So, mawawala. Ganun ulit sa kabila. Kaya, ayun. Yay! Exact na siya. Tama ba guys? Exact na yung differential equation natin? Ito na yung m natin. Ito na yung panibagong n. Yes, good job. Good job na, Sir IJ. So, ito, di ba naalala nyo lahat without x term? So, the integral of m, so that's 2x y cubed. So, lagay mo na, exact mo yan. Ha? Take note na, ay, make sure na ilalagay mo na exact mo siya. Exact DB. Thank you, Sir. Gets ko na, makaka-answer ako sa quiz namin. Oy, good luck sa'yo, Idol. Hasa, ano to? Hasanor. Okay? Ay, oh, 6xy squared pala to. Sorry. Ayun, thank you for the correction, Lodi Gakes. So, magiging, ano siya, 2xy cubed. Thank you for the correction po. Minus y to the 4th plus y cubed. Okay? Dx plus the integral of n dy without x terms. So, this is 3x squared y squared minus 4xy
y cubed plus 3xy squared dy equals c. Guys, nakikita nyo ba to guys? Tingnan nyo to guys, lahat may x. Di ba mawawala na yan? Okay? Guys, tama ba, di ba naturo ni Sir IJ sa inyo without x terms? So, everything here will be eliminated. GG. So, ito, wala, wala, wala. So, ito na lang, integrate na lang natin. Ano integral ng 2x? Anyone? Ano integral ng 2x, mga idol? That's correct, hamburger. Integral ng 2x, takpan mo lang muna yung y cube. That's correct, iping. That's x squared, idol. X squared, y cube. Minus, dahil y yan, lagyan mo na lang ng x. Ito, y lang din, lagyan mo ulit ng x. Equals c. So, i-factor out na lang natin yung common na x, y cube, multiplied by x, minus y, plus 1, equals c. Ito na yung final answer natin. GG. Ayan na, loading x. Ayan yung final answer natin. XY cube multiplied by x minus y plus 1 equals c. For problem number 2. Ah nga, sabi ni Idol Floyd. Shoutout sa'yo, ano? Idol Floyd underscore JJJFFF. Anyari po sa 2. Sa ang 2, Idol? Pinactor out ko lang po yung XY cube, yung common. Mandi new account. Loading x, finactor out ko lang po yung x, yung common po, yung lowest exponent ng x is 1, lowest exponent ni y is 3, so ayan. Mas mahirap yung transient, yes. Uy, shoutout sa kay Ace J, underscore 0401, napanood niya raw ako sa TV, thank you idol. Nakancel, without, naging exact na kasi siya Maxine eh. Diba ang sabi ko nung last time Maxine kapag exact? Yung sa n natin, without x terms. So, ito may x, ito may x, ito may x. So, everything will be cancelled. Shoutout kay Engineer Tuto Bone. Shoutout sa'yo, Idol. Sige, Idol, mamaya mag-example tayo na may mga e. Loading x. Siguro yun yung last problem natin. Medyo mahaba kasi yung ano yung integral niya kapag ganun. Pero mamaya, sige, pakita natin. Kahit mahaba, okay lang. At least mag-solve tayo kahit at least one problem. Yes, automatic may x na, Idol, kasi exact na siya. Tama, tama. Oo, oh, Idol Florence. Okay, proceed na tayo next problem, guys. Number 3. Yes, son. Bakit nga po minultiply both sides sa y squared? To make it exact, Lodi, yun yung nakuha natin kanina. Baka na-late ka lang, son. Idol. Sino to si son? Na-late lang ata to si Idol, son. Baisa. Salamat sa learning, sir. Bawi ako finals. Galingan mo, Ivan. Of course, I know you can catch up. And ayun, hindi ka babagsak sa DE, automatic pasado ka dyan. Yung integrating factor na nakuha natin is y squared. Tama si Idol, ano, si Jerk. Kaya minultiply natin. Baka na-late lang si Idol, san. Kasi yung iba, na-late ng ano eh, ng nood. Kaya nakalimutan yung kanina. Shoutout sa'yo, so si... Sir, mahal na po ata kita. Loading x ka, loading. Yan. Okay, number 3. Tips nyo for board exam. So, common tips lang naman siguro time to, I mean, siguro properly, proper time management and make sure na may schedule kayo everyday. Yun yung pinaka-importante. Kung ano yung aaralin nyo. Sige, next time siguro magbibigay tayo ng mga ganyang tips. Number 3 is y multiplied by 4x plus y dx minus 2 times x squared minus y dy equals 0. Game. Ang gamit kong book, Loading x, ito. Okay lang, sige. Baka kasi late lang pumasok sila eh. Elementary Differential Equations by Rainville and Bedient, 7th edition. Actually, para sa akin, effective lang yung calculator techniques for some. Kasi ang mindset ni Sir IJ dyan, yes, sobrang helpful ang calculator, pero siguro hindi most of the time kasi yung iba kasi kailangan mano-mano mo pa rin i-derive. Kaya hindi ako medyo believe sa Caltech. Although malaking tulong ang calculator technique, pero it will depend basically on the problem itself. Napaka-importante pa rin ang basic. Sir, paano mo mapacheck if tama sagot mo sa DE? Eh, di kunin mo loading x yung derivative. Medyo mahaba lang, Maxine.
So the way na to check is getting the derivative of the answer na nakuha nyo. Tapos dapat lalabas yung ganitong form na nasa taas. So gawin mo Maxine in terms of dy and dx and then try. So ganun yung pag-check Lodi Cakes. Try mo yun, idol, ha. Hey, thank you so much kay Bern. Lodi Cakes, thank you so much for the gift. Kay Engineer Bern, ha. Engineer yan si idol. No problem, Maxine. So ano po difference ng determination of IF sa found by inspection? That the difference is kapag sa inspection, may makikita ka agad na mga common derivatives like derivative ng xy. Kapag sa determination of integrating factors, kumbaga hindi ka makakita ng mga common derivatives, so kailangan gumamit ka na ng partial derivative. Okay? Good evening din sa'yo, Dwayne Cardenas. Uy, si idol pala to. Kunin natin muna yung m, distribute natin si y, so we have m equals 4xy plus y squared. Yung n natin is distribute natin yung negative 2. Okay? Thank you AP for the gift. Thank you so much, idol. So, plus 2y. Okay? Shoutout sa Justin Pasi. Tsaka kay Ramdrick Ongkit. Ginaganahan daw siya dahil sa akin sa mga tutorials natin. Yes, yung YouTube channel natin ay sa James Maling din po. Gusto nyo makita yung mga live replay natin, mga differential equations natin. Yung mga na-upload ko sa YouTube channel ko, nasa halos 1,000 video na puro related sa math. So, ayun. Tsaka sa engineering. Ano, tama ka, idol? Kaya na yun, sino to? Si Flo. Shoutout sa'yo, Japs. Shoutout sa'yo, Lodi Geeks. Hindi ako number one ng idol. Siguro yung average ko mga pang around 11 or 12 lang. 5,000 kasi kami nag-take. So, let's now proceed with the partial derivative of M with respect to Y. So, that is now. Eh, congrats sa'yo to Bone ka engineer. Nakapasa ako sa exam dahil dun, master. Galing mo, idol. More power sa'yo. So, this is now 4x plus 2y. Correct. Unemployed and still a student. Hamburger. Si Idol Floyd. That's correct. So, let's now proceed with the partial derivative of n with respect to x. So, that's negative 4x. Right? Uy, try gusab. Shoutout kay Tuneladang Hotdog, kay Zebra. Oo nga eh. Maganda yung tutorial ko dun sa integration by trigonometric substitution kasi in-illustrate ko yung mga examples tsaka paano nyo siya gagawin sa right triangle. Okay? Shoutout sa'yo, EJ Agnes. Hello, idol. Shoutout. Math wizard ka po nung college. O, Lodi, pwede mo nalang panoorin yung sa 24 oras. Ayun. Basta yun. Second year college po. Shoutout kay Naki. Thank you so much for the rose. So, kunin natin yung partial derivative since magkaiba po sila. Ayun, dun sa nagtatanong kung math wizard do ba si Sir IGS, champion po ako noong 2011 nationwide math competition. So, sa buong Pilipinas po yun. Partial derivative of m with respect to y minus partial derivative of n with respect to x. So, we have now 4x plus 2y minus negative 4x. So, we have 8x plus 2y. In which factorable yung 2? 4x plus y. Okay? Mag-magic nga po kayo, sir. Ayan, guys. Tama po ba yung nakuha nating difference? Mga Lodi Geeks. Statics, wala pa. Idol eh. Ang kung ako tatanungin nyo, kung gusto nyo ng mga statics tutorial, pwede kayong pumunta kay CE Box, kay Keep Up Education, kay Sir Von Chosing. Next time, ibibigay ko sa inyo yung mga channels na pwede nyong gamitin for statics, guys. Yun sa mga civil engineering na nandito sa channel natin. Bigyan natin ng mga mga tamang channel na pwedeng puntahan when dealing with static subjects. So guys, na natin ito i-divide. Is it sa M or sa N? In which, M or N po, saan natin i-divide? Mga Lodi Geeks. Vectors, next time Lodi Geeks. Okay, that's correct, M. Si Paiko Simon, si Iping, si Hasan, si Kaylin, that's correct. Sa M natin di-divide, ito yung M. Tama, Maxine, kay Hudyo, kay Dabo, kay Lodi Geeks, tsaka kay Jed, sa Pogi. So tama, sa M natin di-divide kasi may 4x plus y po siya. So divided by M, so yung M natin, so lagay ko muna yung M for formality, tapos ibalik natin, buburay na rin ito Sir IJ para makita lang. So we have y multiplied by 4x plus y
So this one will be cancelled. So this will now be 2 over y, which will now become our g of y. Yung m po yung kasama ng dx, log dx. Ay, thank you kay Lot, sabi ni Idol Engineer. Ay, sa James Maling and Chill Before Matulog. Thank you, Lot's Idol. Thank you, nickname, for the gift. Anong oras po kayo nagla-live lagi? 10:30, Lodi Geeks. Kasi may business kami kasi ng hanggang 9, 9:30. So, I have to, ano. Eh, may mga, ano, may soft drinks business kami dito sa bahay. So, yun guys, ito yung GFY natin. Thank you, Udyo, Lodi Geeks. So, anong next natin? So, ang gagawin natin, gamitin natin yung case. Anong case to, guys? Is it case 1 or case 2? Anyone from our live audience? Is it case 1 or case 2? Mga Lodi? Okay, case 2, Kaylin, Iping. Kasi, sa M natin siya din, divide. Yun siya nakalagay natin, di ba? It's case 2 po, Sir IJ. So, burahin ko muna to. Basta tandaan natin, g of y is 2 over y. Okay, kailangan natin yung original DE, eh, kaya hindi ko siya pwedeng burahin. Kasi, mumultiply pa natin yan para maging exact. Okay. So, ang g of y natin is 2 over y. So, since we are dealing with case 2, lagay natin case 2. So, mahaba talaga to, Idol. Mahaba to, Kento. Shoutout sa'yo, Idol. So, we have e raised to the integral of negative g of y dy. So, we have e raised to the integral of negative ng 2 over y dy, which is e raised to negative 2 ln of y. So, ano nang gagawin natin dito? So, that is equivalent, Sir IJ, sa e raised to ln ng y raised to negative 2, which will be cancelled. So, this is y raised to negative 2, or simply 1 over y squared. Thank you so much, Tele, kay Ristel, for the ice cream, sa tatlong ice cream. Ayan. Parehas lang yan, Lodi Geeks, inexact tsaka non-exact. Okay? So, yan. Tama ba, guys? 1 over y squared? Do you agree? Agree po ba, mga idol, na ito yung magiging ano natin? Based dito sa integration pa lang, ha? Nagagamit po ba yan sa college? Actually, idol, yes, kung engineering ka. Kung hindi ka naman engineering, pero math major ka, magagamit mo pa rin. Kung hindi naman related sa mga yun, hindi mo siya magagamit. So, multiply everything, guys, by 1 over y squared. Okay? So, multiply everything by the integrating factor y over y squared. So, that's over y. So, we have, lagay natin dito yung kakalabasan, Sir IJ. So, 4x over y plus y times y, that's y squared. So, y times y is y squared over y squared. So, that's plus 1 dx. Okay? Plus, gawin na lang natin positive, guys, ha, para ano. So, negative. So, magiging negative 2x squared over y squared. Negative. Negative. So, positive. This is 2y over y squared. So, that's 2 over y dy. Equals 0. O nga, guys, tap, sabi ni Idol Kate. Kate, ganun. O nga, tap nyo, guys, para ano. Para, yun, makita ng iba. Ulitin ko, guys, baka nalito, ha. Ito, negative 2x squared, yan, yun. Pero, dinivide natin sa y squared, kaya meron dito. Negative 2 times negative y, that's 2y over y squared, kaya naging 2 over y. Okay? Okay, thank you sa mga nagtatap, sa mga lodi natin. Ayun nga pala, may naset akong goal. Pero, okay lang yun, guys. Napindot ko lang ata yung finger heart. Pero, okay lang. So, yan na. Test na natin for exactness. Okay? Sino yung nagtanong? Integration by parts? Actually, mamaya, meron akong tuturo sa integration by parts. Yung mas madaling integration by parts. Pero mamaya yun, after netong session. Pero mabilis lang yun. So, we have the partial derivative of M with respect to Y. Ano derivative nito, mga Lodi Geeks? Applications, Newtons. Meron ako sa YouTube channel ko, ano? Second Gen's GF. Lodi Geeks. Pero yun, hindi pa ako makapagturo ngayon kasi series tayo, eh.
Yes, the tabular. Turo ko yung tabular mamaya, idol, dun sa mga hindi pa alam. Pero alam natin ni ano yung idol. Derivative, guys. Yes, ipopost ko Ma'am Stella Vermillion sa YouTube channel ko ay sa James Maling. So, di ba guys, partial derivative with respect to y. So, takpan natin yung x. Ano derivative ng 4 over y? That's negative 4 over y squared. Kaya magiging negative 4x over y squared. Okay? So, sa kabila naman, partial derivative ng n with respect to x. So, ito, wala naman tayong x dito. So, automatic constant, 0. Derivative ng x squared ay 2x times negative 2. Kaya ang lalabas, negative 4x over y squared. Therefore, exact na po yung differential equation natin. Ayan. Thank you, Thompson, for the Rose Idol. Exact na po yung DE natin. Biglang dumami na sa live. Kanina, 100 lang ah. Ayan. YouTube channel ko, guys, ay Isaiah James Maling din po. Yung mismong ano ko. Yung mismong pangalan ko po. At ano na, differential equations po. Kakumpisa lang, idol. Hindi, number 3 na kami, Lodi Cakes eh. Hey, thank you so much, idol. Sabi ni ano, Copy Cook Clown. Thank you po. Okay, o nga, dumami kanina, nasa 150 lang kayo, 100 lang. So, exact na siya, guys, ha? Take note of this form, ha? Ito na po yung form natin, ha? Huwag na po makakalimot. Yes, may mga example pa po tayo, mga Lodi Geeks. Don't worry. Yes, differential equations po. Okay, so exact na siya. So, burahin ko na to, guys. Burahin ko muna tong exact, ano natin. Sa mga nagtatanong po kung may replay, yes, tomorrow morning or basta tomorrow, upload ko po yung replay nito sa YouTube channel ko. Kung ano po yung pangalan ko sa TikTok, mga Lodi Geeks, yun din po yung pangalan ko sa YouTube channel. Okay, peptide bad, ba't napunta sa Kemeng? Thank you, Dawi, for the fire. Shoutout kay Yana Abyss, Lodi Geeks. So, magiging exact na siya. So, we have the integral of 4x over y plus 1 dx plus integrate nito without the x terms. So, negative 2x squared over y squared plus 2 over y dy equals 0. So, kapag in-integrate natin yung right side, that will still be constant. Ito una kong tanong, guys. Ano yung integral ng 4x? Anyone from our live audience? Every night, kay Copy ko, usually nagla-live po ako mga 3 or 4 times a week. Tapos around 10:30 p.m. po, Miss Copy ko Clown. Ano derivative integral ng 4x? So that's 2x squared. Good job. Applying the power rule. Okay, so 4x integrate natin. So that is 2x squared. Then copy na lang ng y. Ang integral ng 1 is x. Thank you so much sa mga nagbibigay ng gift. Thank you mga Lodi Geeks. Kay IDYD. Okay, so that's plus x, mga idol. Kasi integral nito is x. Eto may x term, makakancel na yan. Ano integral lang 2 over y, mga Lodi Geeks? Ba't feeling ko ako yung tatawagin nung nagtatanong? Hindi, Lodi Geeks, ganito lang talaga tayo mag-live para at least interactive lang. That's correct, RJ. Good job, Lodi. So that's plus 2 ln y equals the constant c. That's correct, Lodi Geeks. So mukhang si East Blue tumutoma ngayon, nasabi niya, shot na lang daw. Shoutout kay Romil, kay Kento, kay Fryl, 2 ln y, that's correct. Kay Ma'am Marjorie, kay Paiko Simon, kay Giancarlo. Multiply everything by y. So the final answer is 2x squared plus xy plus 2y ln ng y equals cy. Box natin yung final answer. Ayan. Okay na tayo dito. Algebra, syempre idol, nagtuturo din tayo ng algebra. So differential equations lang yung topic natin. Actually kanina nakausap ko si ano, kung nakikita nyo sa Facebook ko, nakausap ko si Doc Willie. Yung sabi ni Doc Willie, magturo din daw ako ng pang high school. Nagtuturo naman ako ng pang high school, kaya lang more on talagang college. Pero ayun nga, idadagdag natin sa bucket list natin yung pagtuturo ng algebra. Ayan. Hindi, engineer po ako, Lodi Geeks eh. Hindi po ako teacher. Compound interest pwede. Hindi pwedeng C na lang, idol, kasi may y kang imumultiply. Mamamali ka kapag silang inilagay mong sagot, idol. Okay. Circuits 1, pwede naman, Lodi Geeks. Kaya wala na kasi ako reference dun eh. So yan, yung gagawin natin kasi, sa mga nagtatanong, before ako mag-proceed sa fourth problem natin,
More likely kasi yung mga live natin about math talaga, engineering and mathematics. Sir, bakit 2 ln y hindi ln ng y squared? Which one? Hindi, 2 times y, 2y log x. Pwede naman, gawin mong ln ng y squared, pero yung y, that masasama din dun. So, for much better na result, gawin mo na lang 2y, wag mo na ilagay sa taas, kasi papagalitan ka pa na ba't hindi ka gumamit ng power rule for integration. Okay? Structural theory, idol, patawad. Di po ako civil engineer, patawarin nyo ako. 3 months review. Sa tingin ko, kaya naman Logic X, basta maganda yung foundation mo. Okay, ay hindi, 2 cases pa lang tayo, idol, for this one. So, yung case 3 siguro, asama other time. Electronics po. Okay, question number 4. Can we now proceed, guys? Pag mahina foundation nyo, GG talaga. So, kailangan ninyong unang-una ninyong papalakasin. Yung pinaka-foundation nyo sa mathematics like algebra, geometry, trigo. Kung mahina ka pa sa algebra, di mas basic pa. Balikan mo yung mga fundamental operations. Add, multiply, divide. Although nakakatawa mang isipin, pero yun yung mga kailangan natin para lumakas talaga yung pinaka-foundation natin. Okay? So, burahin ko na ito mga Logics. Fundamentals is the key. Sa Conic Section Loads, meron akong dyan, YouTube channel. Idol, pasensya na, hindi na ako makapag-live masyado dyan. Sa susunod pa, if ever. Although yun nga, alam ko kailangan ng iba natin. Mga programming, hindi idol eh. Nag-programming kami dati, pero yun, medyo ano, tagal na eh. Siguro 2008 pa ata, 2009. Okay, next number 4. Mental math boss, pwede rin Logics. Pakita ko sa inyo yung ginawa ko sa 24 oras. Okay, pwedeng ibang mental math pa, no? Turo ko next time. Or kapag may time pa tayo. XY plus 1 dx. Electronics or Sir Owen? XY plus 1 dx plus x multiplied by x plus 4y minus 2. Yung times 25, basic lang yun, Engineer Jonard. Reference book ko, lots. Ito, idol. Sige, sa mga nagtatanong ng reference book, page 71 yan, guys, yung sinasagutan natin. Ito po. Okay? Sige, idol, Adrian, yung problem natin most likely yan yung integrating factor. Idol, yung number 2 yan eh. Sa mga nagtatanong po ng gamit na book ni Sir IJ, ito po. Shoutout kay Katsu23, kay Idol. Shoutout sa Lods, Katsu_23. Ayan. Ito po yung ginagamit ni Sir IJ. This book has been with me for over 13 years na. 2010 pa to sa akin, mga Idol. Okay. So, unang-una natin, yung M, lista muna natin. So, we have XY plus 1, as is naman, walang multiplier. So, we have N. We have x squared plus 4xy. Anong oras na, Logic X, Ashby? Oras na para matulog ka, idol. Ayan. Minus 2x. Sa MSE student, ang laking tulong nyo po sa aming student. Thank you so much, Yokin, kay KYNU2002. Shoutout, Logic X. Okay, so partial derivative ng M with respect to Y. Guys, anyone? Ano derivative nito? 1001, okay din naman. Pero parang mas solid para sa akin pa rin yung kay Gilisanya. Ano derivative ng partial derivative ng M with respect to Y? Anyone? Okay, that's correct. Lots. Mark Lunel de Magahes. Si Paiko Simon, si Jed. That's X. Correct. Good job. Ano, Sir Alan, mga 10:30 po usually ang live ni Sir IJ. Abang-abang na lang po sa TikTok. Pero madalas naman ako mag-live. Siguro 4 times. Siguro pinaka-average na 4 times a week. So, partial derivative ng N. Kapag weekend naman, usually Saturday ako nagla-live. Sunday pa yun yung ganun. Partial derivative ng N with respect to X. So, we have second year college po ito, mga Lodi. Anong derivative? Binet's formula. Yun ba yung sa Fibonacci? Yung may square root of 5. Ano ba tong derivative ng N with respect to X, mga idolo? May aircon ka po. Actually, pwede naman ako mag-turn ng aircon eh. Pwede nating i-live. Okay, that's correct, Lai. So, that's 2x. Kaya lang yung sign mo ata mali, Logics.
So plus 4y minus 2. Okay, tama ba minus 2 dapat? Minus 2 idle Clay. Yun lang naman yung mali mo, I think. With respect to x kasi. Tama ba guys yung partial derivative ko? Mga Lodi X, are you with me? And sila engineered math kasi pag nagturo, di ba, may panggamit na tablet. Dati ganun din ako, yung parang turo ko yung nasa harap lang sa ano. Kaya lang mas gusto ko kahit paano nakikita ko rin naman kayo para at least, di ba, nakikita nyo yung sinusulat ko, makorek natin agad. Na mali lang ng pindot. Okay? Paano po naging minus 2? Derivative po ng 2x, Yuichi. Uy, shoutout sa mga taga CRT, covalent. Solid din dyan, idol. So, kunin natin yung difference, partial derivative ng M over the partial derivative ng Y minus the partial derivative of N with respect to X. So, we have X minus the quantity of 2X plus, tama si Kento, constant kasi yung Y, minus 2. So, X minus 2X, that's negative X, negative, carry over, negative times negative, that's positive. Or, pwede nating i-factor yung negative, so that's negative X plus 4Y minus 2. Okay? So guys, saan natin ito i-divide? Sa M or sa N? Shoutout kay Obieto, nagigets ko ngayon, tapos pag lumipas naman wala. Practice lang, idol Obieto. That's the key here. Yes, over N. Tama yung mga nagsagot ng N. Sa mga idol natin, si Ma'am Marjorie, si Sak Pogi, si Spicy Takoyaki, that's correct. Okay? So baka na-late ka lang, shoutout sa Leo Leonardo Jr. Siguro baka naisip mo lang kaya mabilis kasi na-late ka lang, Lodi Gates. Sa tingin ko ah. Okay, pwede mong panoorin na lang yung replay. So over N, kaya may post naman if ever na manunod ka ng replay. So over N, ito yung N natin. So palitan ni Sir IJ. So we have X times X plus 4Y minus 2. Okay, bakit po negative X? Malapit na akong mabaliw sa math. Second year college po, this is case 1, that's correct. So this is negative, cancel nito, negative 1 over x is our f of x. Anong negative x idol saan yun? X minus 2x po, Lodik X. Kamiwa, shoutout kay Kamiwa. Minus ko lang po. X minus 2x, basic algebra. Hindi naman everyday idol. 4 times siguro, mga around 4 times a week. This is case 1, that's correct, Ma'am Marjorie. Okay, so take note ha, yung f of x natin, negative 1 over x. Okay, so burahin ko na ito mga idol. Oh. May replay naman po sa YouTube channel ko sa mga bagong dating lang. Tapos yung fifth problem natin, siguro yung pinakamahaba. May 5 problems yung sasagutan natin. Tapos turo ni Sir IJ yung ano. Yes, i-upload ko sa YouTube channel ko. Lodi Gigs. So gamit natin yung f of x daw na nakuha natin kanina is negative 1 over x in which gagamitin natin si case number 1. So that is e raised to the integral of f of x dx. So that is equal to e raised to the integral of negative 1 over x dx. So that is equal to e raised to negative ln ng x is also equivalent to e raised to ln ng x raised to negative 1. Or, cancel nito, x raised to negative 1 or 1 over x. Shoutout kayo kay Archie, shoutout sa Lodi X. Guys, tama po ba 1 over x yung ano natin, integrating factor to make it exact? Tama ba mga Lodi? Ayan. Ayan, shoutout kay IC, parang mali daw tinuturo ko yan. Tanong mo na lang sa mga nanonood idol kung mali. Yan, guys, shoutout nyo yun si IC. Ayan, thank you Couch Potato, naabangan. Ayan, kung mali yung tinuturo ko, idol IC, yun. Pwede ka namang umalis sa live. Idol, wala nang problema tayo dyan. Shoutout sa'yo, IC, ah. Ayan. So, ibig sabihin, 1 over x, this will be multiplied to the original differential equation to make it exact. Okay? Sinkwensi, IC. Ayan. Okay lang yun, IC. No problem, Lodi Gigs. Oh, kung ang Diyos nga nagpapatawad, tao pa kaya. So, multiply natin by 1 over x. Okay lang yan. Basta all the best kay IC. So, multiply everything by 1 over x.
Sir, naka-record live. Oh, in-upload ko yung kagabing live natin. Tapos yung live natin ngayon, upload ko bukas. Sir, mali tinuturo mo kasi tama. Shoutout sa'yo, Ryle. So, multiply natin by 1 over x. So, this is y over x. Ay, maka-cancel yung x pala, sorry. So, that is y plus 1 over x dx. Sa mga naghahanap nung may erase to 2x, mamaya sa last problem natin, kalma lang kayo mga loading x. Papasabugin natin yung utak nyo. Lalo kayo mawiwindang. X times x, x squared. So, maka-cancel naman si x. So, magiging x plus 4y minus 2. Okay, gusto nyo palang basagan ng utak ha. Mamaya, number 5. Pasabugin natin yung utak nyo mga loading geeks. Ayan. So, ito guys. Kunin natin yung partial derivatives. Okay? So, anong nangyari? So, the partial derivative of m with respect to y. Anyone mga loading geeks, ano derivative nito? Guys, ano derivative nito mga loading geeks? With respect to y. Itong y plus 1 over x. That's correct, Mark Lunel. Galing mo, idol. Si Maxine, tama si Idol Maxine. That's 1. Okay, si Joshua, tama. Si FL, si Lat, si Musika. Mga loading x natin. Partial derivative ng n with respect to x. So, ito, puro constant. 0 na yan. Derivative ng x is 1. Last year, nag-live na ako ng growth and decay. Pwede nyo i-check po sa playlist ko. Pero sa susunod, mag-live pa rin naman tayo. So, this is now DE is exact. Ayan, lagyan natin na smiley. Bakit naging 1? Derivative ng x idol spicy takoyaki. With respect to x, tas yung ibang variables like yung y, constant na yan. Derivative ng y is 1 din, idol. Deserve nito ng lion guys, sendan nyo. Deludy geeks, wala yan. Basta ano lang, kung may mag-send, edi thank you kung wala. Ang mahalaga, matuto kayo sa akin. Kumbaga bonus na lang yan, Lodi. Okay, sige. Gawin na natin siya. Exact na siya, diba? So, burahin ko na itong nasa taas. Meron akong mixing units, Ann. Check mo. Although, parang, ewan ko, isa lang ata example ko rin. Pero pinakita ko yung pinaka-fundamental process ng pag-solve ng mixing application. Okay? So, ano nang gagawin natin, Sir IJ? So, yung exact na yung ipoproblemahin natin. Okay? Burahin ko lang to. Ah, sige, check mo na lang dun, Ma'am Eunice and Soralbo. Yes, integrate na tayo, Lodi Geeks. Exact na yan, di ba? So, that is the integral of y plus 1 over x dx. Tapos, lagay natin dito yung y is constant. Plus, lagay natin constant. Plus, the integral of n without the x. Without x, para at least makita nyo. Equals 0. So, pag in-integrate natin yan, magiging C yan. Ito automatic cancel. Hindi naman totally idol. Pero may mga iba kasing firm, anonymous person na may mga, lalo yung mga system related firm, may mga Laplace, may mga DE. Lalo yung mga related sa academy. Pero kung ano naman, ibang work, wala naman. Ano yung integral ng Y? Passwords, hindi po. Di, sa ano lang to, sa work, sa book lang po. Okay? So, ang integral ng y is xy, tama? That's correct, good job. Ano integral ng 1 over x? Oh, that's correct, lalo sa akadim, gamit na gamit. Wala pa QWERTY. Okay, that's correct, engineer. So, plus ln ng x. Eto, wala na. Ano integral ng 4y dy? Bawal na yung 991, yes, idol eh. Oh, integral ng 4y dy, sir IJ, is y squared. 2y squared minus 2. Tama ba mga loading x? Minus 2y equals c. Ito na yung sagot natin. Sheesh. Gagaling ng mga idol natin, mga batok. Sobrang babatak ng mga loading x natin. Sobrang batak. Kaya lang yung last problem natin, babatakin yung utak nyo, mga idol. Ito na yung nagre-request ha. Sige. Kaya talagang hinuli ni Sir IJ itong problem na to. Kasi love ko kayo, love ko kayong, love kong pasakitin yung ulo nyo. Oo, mahirap talaga, idol. Bakit naging xy sak pogi? Hindi, idol, hindi ka bobo, loading x. So, yung y constant yan, sak. So, parang in-integrate mo yung 1 dx lang, idol, sak. So, that's x. Tapos, balik mo yung y. Kumbaga dito, kapag nag-integrate ka, lahat ng y, isa-set mo as constant.
ulitin ko sa Kawalang Bobo, Lodi Geeks. So may, siguro hindi mo lang na-gets at first, pero try and try lang. Wala tayong tinatratong bobo dito, mga idol, ha? Always remember that. Okay? Sige na, fifth problem tayo, Lodi Geeks. Yan po ba yung sample na need ng inspection sa non-exact? Yung live ko kagabi, Eunice, check mo. Yan, bago mag number 5, ito na yung pinakamasakit sa ulo na problem. This is the one problem per day, keep the sink away. Ba't po na-cancel yung X sa kabila? Ano siya, idol? Kasi ito na yun, yung sa XY na yan. Kumbaga pag ito, in-integrate mo with respect to X, XY na yan. Ito kasi pag in-integrate mo, mauulit lang siya redundant. Yun po yung gamit ng shortcut ni Sir IJ. Okay? Okay, sige. Hindi niya daw alam paano napasa yan. Okay, last to... Sang school kay graduate, sir. Sa PLM po, Lodigix. Okay, last problem, guys. Fifth problem. This is the hardest. Probably. Sa lahat ng problems natin tonight. Dun sa mga nagtatanong sa inspection, 10 problems yung nasolve natin. Kasi nga, inspection na yun, kumbaga may form na siya. Dito medyo mahirap. Mahaba yung process kasi. Dasal na lang. Good night din sa'yo, idol. Ako rin po, di ko alam paano napasa yan. Shoutout sa'yo, JN. Okay lang yan. What if po 2xy yung isa, tas xy yung isa? Malabo yun, Lodi Geeks, Adrian, kasi hindi na siya magiging exact dun sa naiisip mong case. Electronics Engineering po, Sir IG. Electronics and Communications. Okay, we will now go to the final problem, which is probably the hardest and the longest to solve. Kaya guys, stay put lang. Wait lang, burahin ko na yung nasa taas. Burahin ko na to, guys, ha? Para at least maximize natin yung space. Medyo maaba kasi ito eh, natakot na yun, no? Nananakot si Sir IJ. Hindi naman. Okay, number 5. For the final problem, binura ko na yung ano natin, nasa taas. So we have 2y. Parang ano talaga yun, no, prof na nagtuturo. Kunyari, x squared minus y plus x dx plus... Okay, ito, sa mga nagtatanong guys, ito po yung book na gamit ni Sir IJ. ECE din, uy, shoutout sa'yo, idol. Malakas talaga mga ECE. Plus yun na lang, sasagot ko pa ganyan. Ito po, elementary differential equations. Sir IJ, tulog na po. Isa na lang, idol, Daryl. Lodi Geeks. May shortcut pag may choices. Actually, pwede mo kasing i-differentiate. Hindi po ako nagtuturo sa university. Okay, ayan. Shoutout sa mga tropa nating ECE. Okay, game. So first, determine muna natin yung M. So yung M natin, Sir IJ, distribute lang natin. So we have 2x squared y minus 2y squared plus 2xy. Okay, shoutout sa mga taga-PLM dyan. Shoutout sa alumni ni Sir IJ. Yung N natin, assist naman. Okay, let's go. Review center, part-time lang idol sa review center. Sa civil engineering ako nagtuturo. Pero math. Ano derivative ng M with respect to Y? Ikaw po ba yung binalitan na engineer? Yes, ako po yun, mga Lodi Geeks. Sa mga nagtatanong, yes, ako po yung binalitan na sa 24 oras. Ano derivative ng M with respect to Y? Thank you, D. Shoutout kay D-Vox. Eyeball. Geometric sequence, meron ako niyan, Brent Padua, sa channel ko. Check mo na lang. Sir, sang review center, kaya enroll na ako. Thank you, JN. Ang derivative niyan, Sir IJ, derivative with respect to Y, so that is, anyone? Mga Lodi Geeks? So we have 2x squared minus 4y plus 2x. Tama ba? Mga idolo. Tama ba mga Lodi Geeks yung derivative ni Sir IJ? Shoutout sa mga engineering ng PSU. Tama ba Pangasinan State University? Mga taga Pangasinan yun mga Lodi Geeks natin. Okay? Partial derivative ng N with respect to X. So this is obviously Sir IJ, 2X lang. Okay?
nakakabitin sa 24 oras mo, sir. Actually, mahaba yung interview sa akin, pero pinagkakat lang yun. Nagbigay pa nga ako ng tip yung repo, pero hindi nata na-include. Pero ewan ko, totoo yung sinabi sa akin ni Miss Bon, na sana pwede tayo ma-invite late, say, sa mga KMJs. Pero okay lang yun. Maganda, at least may exposure na tayo. Thankful na tayo sa ganun. Ano, leading to exact dito, Idol James Mallow. Shoutout sa mga taga BSU Bustos, sabi ni Ma'am Julia Santos. Oo nga eh, gusto ko nga eh, mahirap pa. Oo nga, IF nito, i-raise to 2XRJ, kalma ka lang. Kalma ka lang, Idol, yari makikita natin to. So, kunin natin yung differences ng partial derivatives. Okay? Kalma lang mga Lodi Kicks. Pero at the end of the day, may tuturo ako shortcut dito sa makukuha natin para hindi na kayo paulit-ulit na integration by parts. So, kunin natin. So, that's 2x squared minus 4y plus 2x para at least ma-identify nyo yung partial derivatives. Lagyan nyo ng parenthesis. Kung kayo yung nagsusolve, ha, para at least alam nyo nasa tamang track kayo. So, this will be cancelled, obviously. So, that's 2x squared minus 4y in which you can factor out the 2. Uy, shoutout kay Marvelous Cub, kay Mari. Lodi Kicks ko yan, future civil engineer. Idol yan si Mari. So, we have 2 times x squared minus 2y. Shoutout sa mga tropang lerma ng FIT. FEU ata to si Sir JN. Shoutout sa mga taga BSU, Alangilan. Uy, Batangas State. Madami rin ako kakilala dyan. So, this is case 1. Okay? Tama ba guys, this is case 1 kasi di-divide natin siya sa n. Do you agree with me, mga Lodi Kicks? Meron akong dumadaling process, Dandelion. Pwede mo i-check, Idol. Shoutout kay Pickle. Hello, Idol. Shoutout sa mga taga doon, honorario. DHVSU sa mga idol natin. Sa mga NEUST. Naku, dami palang represent dito. Hi, Sir IG. Dami naka... Dahil sa'yo, nakapasa ako sa DE. Now, graduate ako ng TUP Manila. Uy, shoutout kay Jabby225. Future engineer to. Nag-iba yung sulat ko, Lodi Kicks. Saan yung to? Saan yung nagbago, Lodi Kicks? Okay, so saan natin i-divide sa N? Shoutout sa mga taga Mapua, taga Bulacan State. Shoutout kay Marius. Uy, tropa pips pala to. Isa idol eh. Sa mga taga De La Salle University, Manila. So this will now be divided by N. So this is now case number 1 since di-divide natin siya by n. So we have 2 multiplied by x squared minus 2y all over the n which is x squared minus 2y. So we have equal to 2 which is our f of x. Yan. Okay, shoutout sa mga taga BSME 2105 Batangas State University. Sabi ni Ma'am Barbie Di Makulangan. Shoutout sa inyo mga taga Palawan State University. Si Sir Val. Okay? ME ng Batso, mga Lodi Kicks yan. Guys, tama po ba case 1 siya? Agree po ba kayo kay Sir IJ? Shoutout kay Ma'am Morning Glory na nagbe-medicina. Napunta sa live natin. Yes, case 1 po siya. So ano yung magiging integrating factor natin? Wala pa akong 3 reservo problem, Lodi Kicks. DE muna tayo. So we have e raised to the integral of f of x dx. Mahaba to guys ha, kaya kailangan mag-focus po kayo. E raised to the integral of 2 dx which is now e raised to 2x. Ayan, dahan-dahan lang muna. Shoutout kay Romil Zambrano. Last problem na naman tayo mga idol. Sa mga Lodi Kicks natin, shoutout. Okay? So, yan na po. Ang gagawin natin dito, thank you, D. Sige, Idol. Ang gagawin natin dito, imumultiply natin sa original differential equation natin. Nasa school pa rin ako yan. Dalawang case, Idol, yun is, yung inspection, yung bago pa yan eh. Na-upload ko kagabi, tas ito yung next determination of integrating factors. Wala akong idea sa ginagawa mo, sir, pero saludo po sa'yo. Shoutout sa'yo, Ma'am Vivi, kay Sir George Macwatnaw. Mahaba to mga Lodi Kicks, kaya kalma lang ha. Okay, burahin ko na to. May reply naman. Multiply natin by e raised to 2x. Lagot din na cancel exponential. Mahaba to, Maxine. Mahaba to, Idol. Real talk. Pero papaikli ni Sir IJ. Tingnan natin kung ano yung pwede ko magawa. Na mas madadalian kayo. Okay, game.
Idol, bili ka malaking board dito. Ito nga yung pinakamalaki idol eh. Doon nung punta ako national. Dati sobrang liit lang nung board ko. Sa mga nakasubaybay kay Sir IJ noong 2019, nagsimula ako mag-vlog, mag-turo. Ang liit lang ng board ko as in. Tapos lumaki ng lumaki. Shoutout kay Barbie. Uy, mukhang ano ah. Bosang yun ako sa mat. Siguro fundamental Sir Charles Cabanes, napaka-importante nun. So multiply natin both sides by e raised to 2x, di ba? Okay, multiply both sides by e raised to 2x. Ano lalabas? So parang ito rin naman yan, di ba? So we have 2x squared e raised to 2xy. Guys, dahan-dahan lang po ah. GG tayo dito. Kaya kailangan ng full attention yung mga loading geeks. Be careful. Minus 2 e raised to 2x y squared plus 2x e raised to 2xy dx. Okay? Plus x squared e raised to 2x minus 2e raised to 2xy dy equals 0. Nakakangilo. Sorry na, Lodix. Patawarin mo, Christian. Sir, assignment namin yan. Ay, ito mismo. Sige, idol. Sakto pala eh. Yari na kay Sir IJ assignment mo. Okay. So, kailangan muna natin i-test. Yes, dapat i-test muna natin, Kiss. Kailangan matest muna. Exact muna siya. Ito yung M. Ito yung N. So, medyo mahaba-haba lang. Okay? Thank you, Krempire, for the finger heart. Thank you. Uy, tatlo na yung nag-send dun sa live goal na ni sinet ng TikTok. Pero okay lang yan, guys. Di na mamamit. Okay, so ito nang gagawin natin. Sobrang trabaho lang. Agree ako sa inyo, idol. Elimination of arbitrary constants. Tapos na tayo yan, idol. Sobrang dami ko nang na-upload. So we have the partial derivative of M with respect to Y. Idol. So obviously, ito. Ito madali lang naman. So magiging ano siya, 2x squared e raised to 2x minus 4. Ang derivative ng y squared ay 2y. So magiging 4y e raised to 2x. Pero ito guys, tama po ba magpa-product rule? Ay hindi, hindi mo pala magpa-product rule. Y lang pala to, no? Plus 2x e raised to 2x. Ayan, shoutout kay Nevin, Rainiel at Barbie. Okay? Guys, tama ba partial derivative ko? Mga logic X, do you agree with Sir IJ? Yes, product rule sa kabila. Tama si Idol RJ. Batak na to sa DE. Ayan. Statics, nag-tutor ako dati, 1v1 lang. Pero yung sa dito, hindi pa. Kasi may mga CE naman na content creators, kaya agree ako sa kanila. Ayan na, product rule na. Lagot na Sir IJ. Okay, tingnan natin. Kalma lang, mga Lodi. With respect to X, X squared e raised to 2X. So, gawin natin, UDV. Derivative nito is 2E raised to 2X plus VDU e raised to 2X multiplied by 2X. Okay? Shoutout kay Zefried. Good evening din sa'yo, Lodi Geeks. Okay? So, next natin, ito naman. So, this is now, ano derivative ng negative 2x, 2 e raised to 2x? So, that is, derivative nito, Sir IJ, is 2 e raised to 2x. So, that's 4y e raised to 2x. So, what will happen then, Sir IJ? Simplify natin. 2x squared e raised to 2x minus, unahin natin yung minus, 4y e raised to 2x plus ito, 2x e raised to 2x, which make it an exact differential equation. So this is the test for exactness. Sa mga nagtatanong, ang tawag dito is test for exactness. Ayan. Yan yung test for exactness natin. Product rule siya kasi with respect to expo, logic x. Algebraic exponential. Okay, assignment na lang daw sir, 12 a.m. na. Hindi, idol, last item na rin naman. Okay? So, ito na gagawin natin. So, integrate na, tama po ba sa mga idol natin? Integrate na po tayo, mga idolo. So, we will now proceed with our integration part. Okay, natest na natin for exactness. Okay? Wait lang guys ha. Wait lang po, burahin ko na muna to. Exact naman na siya eh. Natest na natin. Wala na tayong problema. Good morning. Huwag na kuya mamatay na lang. Huwag Lodi guys. Then, di na tayo mag-IBP RJ. Turo ko na lang yung madali. Lodi guys. RJ. Okay? Huwag ka mag-inala idol. Tuturo na ni Sir IJ.
Guys, huwag kayong mag-alala. Hindi tayo mag-integration by parts dito ng paulit-ulit. Hindi na yun yung ituturo ko. Ang ituturo ko ay mas mabilis, mas effective, and mas convenient para sa inyo. Listen carefully, guys, ha? Listen carefully. So, diba, ito, integrate natin to, guys. Diba, integrate natin to, diba? Integrate mo to. Integrate mo to. Agree po ba kayo, guys? Dito, maka-cancel na to lahat. Agree po ba? Cancel na lahat ng may x dito kasi with respect to y. Okay? Tama ba? Kasi yun yung form natin, right? Okay, thank you so much, Giancarlo. So, kinancel na natin. Ito na lang yung problema sa left side. Yung mga y, wala tayong problema dyan. Ang tanong, Sir IJ, paano mo to i-integrate? Okay? Makinig po maigi, ha? Ah, shoutout kay Wiz. Okay lang yan, masakit talaga sa utak to. So, consider now this one. The integral of 2x squared e raised to 2x dx. Okay. DI method. Turo na ni Sir IJ sa inyo yung DI method. Ang ibig sabihin kasi ng DI, differentiate, integrate. Okay? Yes, gamitin na natin maxing yung tabular para ano na. Para mas madali na. So, yung D natin, gawin natin yung D natin. So, mauna lagi yung algebraic exponential. So, ito yung gawin nating D. Ito yung gawin nating I. So, applying the DI method. Ganito yan, guys. Makinig pong maigi. The tabular method. Yung D natin, 2x squared. Ang ibig sabihin ng D, differentiate. So, i-differentiate mo lang siya hanggang dumating ka sa constant na part. Ano derivative ng 2x squared, mga idol? So, that is 4x or IJ. Ang derivative ng 4x ay 4. Ang derivative ng 4 ay 0. Okay? So, yan guys. Tapos, ito naman yung I natin, e raised to 2x. I-integrate natin yan. Okay? Integrate natin to. So, alam natin may correctional factor na 1 half. E raised to 2x. Integrate mo ulit, another 2 sa ilalim, 1 fourth. E raised to 2x. And 1 over 8 e raised to 2x. Okay. Hindi ikaw yung math na nakilala ko nung grade 1. Sir, kaya naman ng liate idol, kaya lang, mahaba kasi yun idol. Kumbaga malilito-lito ka pa. Ito pinakamabilis ban. Sinasabi ko na sa'yo. Lalo kapag kombinasyon ng algebraic tsaka exponential. The DI method is the fastest method. Solid. Okay. Sa analogic sa pagwala ng mga algebraic, medyo ano na siya, hindi na siya applicable. Kumbaga, kailangan mo na talagang gamitin yung normal integration by parts. Mas mabilis to. So, ito, tandaan natin, guys. Listen carefully. Plus, minus, plus, minus. Tandaan po natin, ha? Pag inverse trigon, ako, nose bleeding, tama si Maxine. So, ganito yan, guys. Ito, multiply nyo. Ito, pababa po siya. Ito. Ayan po. Ayan guys, sumumultiply natin. 2x squared times 1 half. So that will be x squared e raised to 2x. Negative to. Negative 4x times 1 fourth. So that's negative x e raised to 2x. 4 times 1 over 8. Positive na yan. So that's plus 1 half e raised to 2x. Okay? Ulitin ko, pababa lang, positive, negative, interchange, mga idol. Yan lang yan eh. So, ibig sabihin, yung integral nito, Sir IJ, yung integral nito is ito. Kaya lang may y ka, huwag mong kakalimutang isama yung y. Okay? Yes, nagturo na ako ng linear equation, idol, sa DE. Hindi kapag ano yan, siguro depende sa prof nyo yan, guys. Kung ako tatanungin, guys, depende sa prof nyo yan. Minsan kasi yung ibang prof, alam nyo yung sobrang higpit nila na hindi kinoconsider yung DI. Yung iba naman, gusto lagi, puro ano lang, puro DI. Pero madalas sa mga prof, gusto yung integration by parts, eh. Mamaya, turuan ko pa kayo ng isang example nito. Mag-integral lang tayo. Grabe utak mo sa kalam. Hindi naman idol. So ito yung integral niyan, guys. Tapos lagyan mo na lang y.
So guys, bigay tayo mamaya ng example pa ng DI para makita nyo po. So ito yung integral niyan guys ha. Ito meron pa tayo nito mamaya guys, makikita nyo. Ayan, burahin ko na muna to. Burahin ko na to. So ang integral nito is ito, tas lagyan mo ng y. So lagay natin guys yung sagot ha. So we have x squared, lagay natin to. X squared e raised to 2x y, may y kasi, minus x e raised to 2xy plus 1 half e raised to 2xy. Okay, yan na yung una. Kumikirot na right side ng utak ko. Lodi, patawad. Patawarin mo si Sir IJ. Tapos ito guys, madali lang to. Madali lang to integrate. Diba, consider mo yung integral ng 2e raised to 2x. So, kung pwede nga lang, dapat alam mo ng diretso yan eh. Pero pwede ka naman mag-let. Let u equals 2x, du equals 2dx. So itong 2dx is your du. So we have the integral of e raised to u du, which is equal to e raised to u, that is e raised to 2x. Okay? Lods, di ko naramdam yung kalahati ng katawan ko. Grabe. Natatawa na ako sa mga comment ay. So this is now minus, minus ano na lang, e raised to 2xy squared. Okay? Ayan na po yan ha, ito na. Sir IG, lagyan mo ng squared yung x sa dy. Saan yun? Okay? So yan na mga Lodi Kicks. Nagka-vertigo ako ng frontal. may mga pumasok na med, yari tayo dito guys, wala tayo alam sa mga med terms. Sorry mga Lodi Kicks. Yung ano, may mga cases din yung DI, pero madalas sa madalas yung DI, effective siya kapag ano, idol, may isang algebraic, tapos either exponential, trigonometric, okay. Sige, try natin yung isa pa. So, okay na tayo dito guys, ayan na yun. Pero dito, mag-DI na lang tayo ulit guys. Listen. Madali lang introduction ng GenMath, isa sa pinakamadaling math yan. Ito guys, makikita nyo to. DI ulit tayo ha, DI. Thank you Sir Cleborn, Engineer Cleborn, for the ano. So, consider the integral of 2x e raised to 2x dx. So guys, DI tayo ulit, DI. DI, ang ID natin yung 2x, yung I natin e raised to 2x dx. I mean, wag na nating lagyan ng dx pala, sorry. Ano derivative ng 2x? Engineer Greg DC, good morning. Idol. May germs or bacteria. Wala idol eh. Ito 2 tapos 0. Ano yung integral nito Sir IJ? Magiging 1 half. And then 1 fourth Sir IJ. Okay. Tapos plus, minus, plus. So ito, tsaka ito lang naman kasi ito 0 na siya. So that will be 2x times 1 half. So that is x e raised to 2x. Negative 2 times 1 fourth. That's negative 1 half. E raised to 2x. Mixing ako meron. Well, electric circuit ata wala pa, idol. Ayan guys, positive 2x times 1 half, mawawala yan kasi may makakancel. So, x e raised to 2x. Minus 1 half e raised to 2x. Hindi ko nga, inaano lang talaga yung camera niya na, idol. Hindi ko nga alam ba't sa live ganyan siya, nagbablurred. Pero, nababalik naman. Okay? Sorry na, Idol Ross. Galit na si Ross. Galit na siya. Madaling araw na daw. Mat pa rin. So, anong gagawin natin? So, ito na. Ilalagay natin to dito, right? Tapos, lagyan natin ng y. Sige, guys. Makinig po maigi. So, ito yung integral natin, ha. Burahin ko na to. Burahin natin, ha. So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? Lagyan natin ng y. So, we have plus x e raised to 2x ng y. Tama ba? Minus 1 half e raised to 2x ng y equals 0. Ay, sorry. Equals c na pala siya. Tapos, anong nangyari, Sir IJ? Cancel. Cancel. So, we have x squared e raised to 2xy
natira is ito na lang, minus e raised to 2x y squared equals c. Pwede nating isimplify yan, mga idol, by factoring out yung common, which is y e raised to 2x multiplied by x squared minus y equals c. Pwede mong ilipat yung isa kabila. So, yung final answer natin is y times x squared minus y equals c e raised to negative 2x. Ano yung problem natin? Hindi na yun yung math na nakilala ko. Loading X. Agree naman ako eh. Kumbaga, syempre hindi naman sanay. Ayan. Yan yung pinaka-final answer natin. Check ko nga kung tama yung sagot natin. Y squared, y times x squared minus y. Yun, tama yung sagot natin. Good job. Yan yung pinaka-final answer natin. Ayun guys, medyo mahirap lang talaga to. Shoutout sa mga taga WMSU. Okay, anong edition gamit nyo, sir? 7th edition po. Guys, mga idol. 7th edition yung gamit ni Sir IJ. Actually, tapos na naman yung session natin tonight. I mean, yung sa problems natin. Ito po yung gamit kong book sa mga naghahanap. Sige, recess na tayo, idol. Recess. Shoutout sa mga ME ng TUP Visayas Engineer. Sir, time na po. Yes, meron akong first order. Laudigix, linear differential equation. Ba't na-cancel yung kabila? Kasi may X term na Laudigix. Aralin mo yung exact D ni Sir IJ. Thank you so much, Engineer Cleborn, idol. Ano, bakit walang DI sa inyo? I want to learn more. Uy, shoutout sa'yo, idol. Thank you, Sir Van. Good night, Laudigix. So, guys, anong gusto nyo itanong? May questions ba kayo or anything about sa engineering? Guys, wala tayong assignment, idol. Ayan, si ano, nandiyan pa ba si ano? Si Lorenza Panta. Guys, ito na yung sagot. Lodi, ito na yung sagot sa assignment mo. Shoutout kay Lorenza Panta. Ito na yung sagot sa assignment mo, idol. Ito na rin yung solution. Nagbibigay po ba yung RC ng review materials? Oh, Lodi Geeks, common yun ng mga free books, free review materials, sa mga magre-review. So, kaya napaka-helpful talaga ng review center. Lalo yung mga nag-face-to-face. Okay, quiz na, sir. Galingan nyo sa quiz, mga Lodi Geeks. Mekos-mekos, mga Inzan. Nag-implicit na ako, yes. Meron na rin akong Bernoulli Lodi sa differential equation ko. Saan po kayo nag-review center? Dati tatlo review center ko eh. Kasi libre ako sa review center nung nag-college ako noong 2012. Kasi ano ako eh, first runner-up kami sa National ISIP quiz show. Kaya ayun, libre yung ano, enrollment ko, pati mga books, libre lahat. Galingan mo sa midterm, Maxine. Galingan mo, idol. Location nyo po. Dito lang, sa tabi-tabi. Nasa NCR lang. Mekos-mekos grades, Inzan, pag di na nagets. Yes, upload ko po sa YouTube channel ko, Kento, idol. Ready na sumabak sa exam dahil kay Sir IJ. Good luck kay Maxine. Batak yun si idol. Tip Sir IJ para di ma-culture shock pag start ng review center. So siguro, ang isa sa mga tips na pwede ko mabigay sa mga mag-start na mag-review, especially yung sa mga next board exams, balikan nyo na yung mga dati nyong subjects, like mga calculus, mga algebra. Kasi tandaan nyo guys, kapag nag-review center kayo, yung diniscuss nyo ng isang semester, like diniscuss nyo ng 3 months, is 4 hours lang sa review center. 4 hours lang siya sa review center, guys. Integral calculus, sagit sa ulo. Lalabas na grades namin sa DIG. Hindi kasi 5 niya ni Zuko. Ba't easy po ang course na kinuha mo, Sir IJ? Ano lang, Lodi, kasi kumpara sa ibang course, parang napaka-versatile niya. Like, madami yung pwedeng pasukan na work. IT, semicon, telecommunications, ganun. 3 steps with square root. Ano yung tanong mo mismo? May live po ba kayo bukas? Paturo po ng hyperbola. Ano bang problema mo sa hyperbola? Private tutor? Actually, pwede naman. Kaya lang medyo pricey na si Sir IJ. Pero pwede rin naman ako mag-recommend. Medyo mataas na kasi yung bayad sa akin pag sa mga ganyan. If ever, pwede naman ako mag-recommend ng mga kaibigan ko. Na mekos-mekos kami sa thermo. Yan, thermodynamics is one of the very hard subjects sa engineering. Ano po full-time na job nyo? Sa software po. So dati programmer ako pero ngayon more on system analyst na po. Production support analyst sa isang IT company.
Yung Miracle Method, hahanap ako ng reference material idol ha. Especially yung sa Finding the Solutions. Wala pa ako makita eh. Parang niya kay, ano to ba to? Personal ba to, Lodigix? Is this personal or ano? Online. May homogeneous DE. Wala idol eh. Homogeneous DE guys, sa mga nagde-DE, yan yung pinaka walang... Hindi naman totaling walang kwenta, pero sobrang hirap gawin. Ang haba. Like, kunyari, may isang yellow pad ka, punong-puno talaga siya pag sa homogeneous differential equation. Ako, home tutor, ako, mahirap, Lodigix. Tingnan natin, Lodigix. Pwede ka mag-send ng message sa akin, tapos pwede ako maghanap ng, ano, ng tropa na malapit sa'yo, if ever. Shoutout kay Julius, galingan mo, idol. Thank you kay Ma'am Cass for the, ano, for the gift. Thank you so much po. Thank you po. Ipapost niyo po ba sa YouTube channel tong live, Sir IJ? Yes, ipapost ko, mga idol. Mahaba. Hello, isa sa mga saver ko nung online kasi, Sir IJ. Thank you, BC Idol. Galingan mo sa work mo sa industry. Full stock. Ayan. YT channel. Yes, ito po mga Lodigix. Ito po YouTube channel ko sa mga nagtatanong. Yung sa mga gusto talaga magbatak sa math, tsaka sa engineering. So, ito yung YouTube channel ko, guys. YouTube channel. So, search nyo na lang po. Ito yung channel ko. Yung mismong pangalan ko po. Ano, face to face kami, idol, daming nasa, di ko nasasagutan na take home as in dami, nakafocus ako sa concept. Okay. Nahuling panunod ko, gusto ko talaga matuto sa math. Galingan mo, Cass, more on practice lang siya, Ma'am Cass. Ano po major nyo? Ay, isi po ako, Electronics and Communications Engineering. Ay, sa James Maling po yung channel ko, mga idol. Ha? Ay, good luck sa'yo, Maxine, sa exam mo. May I found by inspection second order. Meron ako chemo, check mo na lang idol. Hindi ko sure kung second order, pero first order lang ata yun. Next three, sige po. My girl, anong my girl idol? Grabe sa ECE talaga, real talk yan. Agree ako, hindi naman totally, pero mahirap talaga board ng ECE. Apat na exams pa eh. Homogeneous DE, walang shortcut idol. Galingan mo sa LET exam mo, Ma'am Cass. LPT soon po. I'm hoping you all the best. Thank you kay Sir Hassan or Ahmad. Case 3, alam ko wala namang case 3, pero siguro kapag ano na yun, yung hindi na siya makuha sa difference, Hasanor, sa tingin ko. I mean, kay RJ pala. Ah, girl tutor? Sige, hanapan kita, idol. Pwede naman, hanapan kita since babae ka. If gusto mo ng girl, walang problema. Kaya lang, hanap muna tayo ng babae na malapit sa'yo, idol. May kilala po kayo nagtuturo ng basical and practical, advanced learning lang po. Marami naman, idol. Pwede naman ako mag-recommend sa'yo. May stress ka po ba dati? Wala, Lodigix. Pinaka-lowest grade ko, isang 225. Tapos yung overall computed average ko, 1.3. Every night live. And laude ka po ba? Oh, yung average ko pang manya kum laude, kaya lang may 225 kasi, di ba? Kaya nag-kum laude lang. Although, yun, wala lang. Dapat hindi pala ilalang. Char. Good luck sa'yo, Len. Shoutout kay Kenji, _11050. Geometric sequence. Ayan guys, speaking pala guys, parang plano ko nga rin na magturo na ng mga high school math. I mean, medyo damihan din natin yung high school content natin. Lalo na dun sa mga nahihirapan sa factoring, sa mga variation, quadratic equation, mga series. Zayzay Gaming on FB, galingan mo idol. Ay, idol ako ng boyfriend mo, thank you. Galingan yung future engineers kay Zay Tiu for the win, tsaka Zay Zay Zay. Bumagsak ka ba? Never. Pero guys, once na bumagsak na ako sa isang math exam, may math exam na akong binagsak, which is statistics. 35 over 200 yung score ko. First exam pa naman yun, ha. Mali ako ng bilang sa frequency. Sabi ko, talagang lugmok ako nung time na yun. Tapos sabi ko, hindi okay lang. Kalma, kalma lang, kalma. Focus lang. Tapos lahat ng exam ko after nun, pati midterm finals, perfect. Yun. Uno pa rin grade ko. Factoring? Sige lang po, if ever may question, natutulog ka po ba, idol? Siyempre. Ever since po magaling ka na sa math, sabi ni mami, ever since 3 years old, para ako, nagta-times na daw ako. Bilis daw ako magbilang. Inverse Laplace, meron ako niyan hands sa channel ko, check mo. Good luck kay Jan Errol Coloma, future engineer this 2024. Possible naman, idol, na magturo tayo ng statics. Lapit na ng boards yung mga future CE, galingan niya, Zay Zay. God bless, Lodigix. I hope you all the best and focus lang. Thank you kay Iverson Glenn for the ano for the fire idol.
Good luck sa mga may exam pala this week and next week, ha. Siyempre, nasa mid-October na tayo. So, basically, more on quizzes na yan. Especially sa mga engineering, ano. Yes, meron akong geometric sequence sa YouTube channel ko. Search mo na lang, Chris. Good luck sa'yo, Engineer Halia. Siyempre, rooting for your success. Future electrical engineer. Books for DE, pwede yung kay Rainville and Bedient. Pwede rin naman yung kay Love. Alam ko meron din si Love, eh. And Clyde ata. Thank you kay Lemmings for the rose. Thank you sa efforts mo sa teaching, sir. Thank you kay Ma'am Hale, kay Hailey. Uy, thank you so much po. Nakakaya naman. Napakadaming followers ni Ma'am Hailey. And God bless po. Every time naman tayo, basta turo lang tayo. Especially para makashare sa iba. Anong tanong mo sa Fibonacci, Lodi Cakes? Mahirap pag second year engineering talaga. Second year yung pinakamahirap sa engineering dito ang mga current curriculum. Oh, hirap talaga yan, idol. Solid talaga. DE statics. Masama pa nga nung time namin, sabay-sabay, DE statics termo. Sama nun yung ibang klase, puro 5 talaga, as in real talk. DE. Biruin nyo sa isang sem, magkakasama, differential equation, static of rigid bodies, thermodynamics. Lahat 5 eh. GG talaga, sabay-sabay. Buti na lang, naipasa nila nung summer. Yun ang maganda. Yung dynamics namin second sem mo, after, yun yung prereq ng ano, di ba? Prereq ng dynamic statics. Yes, meron dapat numerical idol sa ECE. Ayan, AutoCAD, normal problem din sa engineering. Fibonacci sequence idol, o sige, pagbibigyan kita idol. Yung Fibonacci sequence, kunyari meron tayong first term na 1 and 1. So the next term is obtained by adding that previous two terms. So 1 plus 1, that's 2. I-add mo yung 2 previous terms, 2 plus 1, that's 3. 3 plus 2 is 5. 5 plus 3 is 8. 8 plus 5, 13. 13 plus 8, 21. 34, and so on. Ang tawag dito, idol, Fibonacci sequence. Kaya ano, sino ba yung nagtanong? Si Kraken. Yan lang po yun, idol. Basta ang first term mo is 1 and 1. Just add the 2 previous terms. Cycle na maganda, FX570ES Plus. Second edition. DE Final Boss. Agree ako kay Mark Tan. Shoutout sa'yo, Mark Tan. Parang para sa akin, DE talaga yung pinaka-final boss. Kumpara sa advanced math. Differential equations. Fibonacci sequence to, idol. Kraken. Ay, no problem, Kraken. Basta ito yung pinaka-first terms natin. Add mo lang yung next previous terms. Ito, add mo lang to. Makukuha mo 55, etc. Calcu FX570, guys. ES Plus. Yung Calcu recommended. Siguro ito yung Calcu. Lalo na dun sa mga hindi naman CE, ha. 70 ES Plus, second edition. Casio to, guys. Casio. Casio. Sa mga Calcu recommended. Number theory topic. Meron din ako number theory. Kaya lang, hindi kasi tinuturo sa mga ano yun, eh. Sa mga engineering, walang ganyan number theory. Nine-nine-one ES, idol, hindi kasi pwede sa boards. That's the problem. Oh, Lodi, dapat transparent I-ping. Pagsabay di tsaka statics, hindi, idol, eh. Dapat parehas priority mo. Eh. Kumbaga may time ka mag-aral ng differential equation, may time ka rin na mag-aral ng statics, hindi pwede, idol. Pang CE na calcu, ano yung 789 SGA. For CE, guys, eto. 789 SGA Canon. Check nyo na lang, Lodi Cakes. For CE, Civil Engineering. Yun yung pinaka-okay. Pure math talaga siya, idol AE. Eto pang EE. Eto EEM, EECE. Eto pang CE. Maganda yung Glasswiz, kaya lang programmable kasi siya, Ma'am Bea. Kaya hindi po pwede sa boards. Naku, normal nga lang yung 5 over 100 idol sa engineering eh. Basta may kadamay, no? Yung iba 1, yung iba 2 over 100. Koi idol, kahit ano naman. Kung koi ka naman, wala naman sigurong ano kasi. Or depende sa specification ng professor mo. Trigo tutorial. Sige, pwede tayo mag-session din ng Trigo one of, sa mga susunod.
Strema yan, naka-formula base yun, ano? PL over AE, mga stress strain. Idol top ka sa bursa. Hindi idol eh. Yung average ng top 10, 95. Si Sir IG, 94.4 lang. So, parang siguro top 11, top 12. Nagdikit din kayo, Sir IG, ng formula sa din. Hindi idol, nasa index card yung formula ko dati. Nung nag-take ako ng words. Bakit negative, idol? But negative 15 yan, Anaris? Yes, that's correct. Pinapatanggal talaga kay John Errol. Tama si idol. Hindi pwede kasi may conversion. Especially for Jeyas, no? Ano pong dasal nyo? Basta dadasal ka lang before, after. Before para to ask for wisdom, after to thank. Dun, pag magbigay ka ng thank you kay Lord, para dun sa binigay niyang wisdom. Sir IJ, anong pinaka-top advice mo para makapag-top sa board? Siguro pinaka-best advice ko, pinaka-perfect na i-aim nyo, perfect. Like, i-aim nyo na maka 100 per subject. So, kung hindi mo naman magawa, one step lower, top-notcher ka. Kung hindi mo rin magawa, at least sure pass, sure electrical, sure engineer ka pa rin. How do you do for a living? Paano how do you do for a living, idol? May nakakapogi ba ang engineer? Oo. Ewan ko, pwedeng ako, pwedeng hindi. Hindi ko alam. Hindi ko alam mga loading is eh. Pag second year talaga, agree ako kay Dan Delion. Pinakapatibay ng utak second year kasi sobrang dami ng may hirap na subjects. Easy, yes, easy ako, Ma'am Bea. Musta love life, boss? Okay lang, hello, the geeks. Next question na lang. Hindi, idol, okay lang naman tayo sa ganyan. Kumbaga, kusa na lang darating yan. Idol, saan ka nagtapos? Pamantasan ng lungsod na Maynila. Ba't po kayo nag-engineering? Wala eh. Wala pang engineer sa family namin eh. Kaya, yun. Cute po ba mga engineering? Siyempre. Sabay-sabay errand sa second year. Oo, mahirap kasi ang second year talaga sa totoo lang. Ah, na-negative yung scores. Mekus-mekus nga. Mahirap chemeng sobra. Real talk. Siguro para sa akin, isa rin sa pinakamahirap na engineering yung chemeng. Sa totoo lang. San ka po nag-take ng board? Hindi ko na maalala. Parang ang nag-take ako sa board, no? Sa La Consolacion nata. Electronics engineer po. Sorry, malakas sa inuman. Hindi. Yung iba lang siguro. Pero hindi kasi ako umiinom, Lodi Geeks. Last lang tayong kumain, pero wala tayong bisyo. Hey, shoutout kay Ma'am Haley. Actually, sa thermodynamics namin, Ma'am Haley, 3 items lang yung exam namin. Tapos yung isa, 30 points. Yung isa, 30 points. Yung isa, 40 points. Grabe, diba? Tapos kapag mali ka, oh, parang wala pang 5 points bibigay sa'yo. Pwede naman yun, idol, CE ulit sa ibang bansa. Sir, gumana yung shortcut sa exact D mo, pero yung opposite, walang DI or IBP, same second. Ano yun, idol Lawrence? Message mo na lang sa akin. Circuits, try ko, Lodi Geeks. Prof namin sa statics, gusto niya solution niya lang tama. Yun ang mali, idol. Kumbaga, dapat yung professor, I mean, kung ako yung naging professor niyo, like, I have to consider paano kung ako yung nasa in place niyo, paano ba ako mag-isip. So, I have to check the other possible solutions, not just mine. 1S2P. Ano yan, Lodi Geeks? Electronic configuration ata sa chem yan eh. First take mo lang, board idol. Oh, idol. First take lang. Tapos 94.4%. GG agad. GGWP. San yung ganyang prof? Mahirap yung mga ganong prof, Lodi Geeks. 3 items lang. Shoutout kay Ma'am Haley, ah. Thank you so much. Wala na akong planong kumuha ng ibang degree. Nag-enjoy na ako. Patasan ng utak. Kala ko patasan ng pencil. Pero marami nagpapatasa sa akin ng pencil kapag magte-take ng boards. First order DES, idol, tapos na tayo. Pangilang ka sa board, siguro mga top 11 or top 12. Di ko alam eh. Kasi yung 10 namin, 95. So yung next dun, most likely, mga 94 point something. And 94 point something din average ko. Yung iba nga, nag-aaral ng marami. Yung iba, nag-CE, nag-EE. Pero di ko na kaya yun, guys, yung mag-aaral pa ako ng iba. Good luck sa midterm mo bukas dyan. Ako, kailangan magbata ka na ngayon. Prof namin, late na nga. Quiz pa ibubungad. Saklap niyan, Sir Brian. GG. O yan, may mga makikilala pa kayo dito, mga idol, o mga taga-school nyo rin. Ayan, good na yan, Tres. Posible po kaya mag-tap sa boards mga may Tres. Oo, oh, idol. Pwede nga, yung isa nga nakakilala ko, ang daming bagsak, pero nag-tap sa boards. O, di ba? Hindi naman, marami rin kumukuha sa akin na mag-instructor sa mga university, kaya lang ayoko.
Ah, mathematician pala si Idol. Si Sir IG, ganun din. Engineer, mathematician, teacher. Lahat na, no? Kinuha. Nag-work ka, sir? Yes, Idol, sa software industry po. And guys, siguro mga 5 minutes, guys, end na natin yung live. And yun, if ever may questions kayo or concerns, pwede kayo pumunta sa YouTube channel ko. And also, mga Idol, ang live natin most likely sa Friday tsaka Saturday. So, balikan na rin natin yung mga basics, napaka-importante. QCU, nandiyan ba sila, Sir Barachina, Christio? Geometric, meron na ako sa channel ko. Good night sa AE. Ma'am Haley, ano po, nag-review din po ako nung, ano, sa Perk po, tsaka sa, ano, Edge. Tsaka sa Excel po, kasi libre-libre po ako nun, Ma'am Haley. Shoutout po sa inyo, Lodigix. Software patok. Yes, malaki po ang sahod sa software engineer. Thank you din sa iyo, Ma'am Jam. Thank you so much. Kay Jamabel. Sir, mag-special guest ka nga sa Tepic UC. Ano bang gagawin, Idol? Actually, ano naman siya, continuous program din naman yung mga sa software. Like sa ECE kasi, may programming kaming subject. So, hindi naman siya concern na hindi siya along the field. Kasama pa rin. Malaki lang din kasi talaga yung kita. Gawin geodetic engineering, malaki kita dyan. Siguro kung ako, sir, ikaw, Sir IG, baka nag-self-review na lang. Thank you, Jan Errol, Idol Engineer, for the TikTok, Lodi. Salamat po. Bait ni Idol. Napakabuti mo, Lodi, kaya pagpalain ka. Sir, ilan ka na po? Anong ilan, Idol? Pinakamadaling engineering subject, syempre, algebra. Algebra, pinakamadali, ha? Kasama rin naman sa engineering yun. Kumbaga sa mga math-related major. Thank you so much, ano, kay Jan Errol sa 20 TikToks, Lodi. Salamat po. Geodetic solid yun, gagawin. Kala nyo lang, ganyan-ganyan yun. Ang hirap kaya ng geodetic engineering. Laki ng kita dyan. Pinakamahirap ang yun, agree ako kay Idol. Yun, computer engineering, wala nga board eh. Pero sana magkaroon din, no? Pwede rin naman tayo mag-engineering data analysis. Lodigix, pwede yan. Yes, tapos na po. I-upload ko na lang mamaya umaga yung ano natin live. Kamusta, Lodi? Okay naman. Zunak mo, Idol. Ano ba yung pangalan? Sa Kim-ing? Actually, sa Kim-ing, malaki yung sahod. Kaya lang, maraming ano rin. Parang hirap din ng work. Mga tropa kong Kim-ing. Okay naman yung sahod. Sa mga oil industry, mga ganun. Sa mga San Miguel, yung mga corporation. Tulog na, sir. Sabi ng brain cells mo. Okay lang, Idol. Maya-maya. 4 minutes end na natin yung live. 12:45. Bernoulli's equation. Tapos na po tayo. Happy number sa math. Oo nga, Idol. Eh. Naalala ko yung mga klase ng numbers. Strength of materials. Pwede naman. Pero hindi pa ako sure kung kailan. Ano yung tanong ni Idol? 1,5,6,7,4,6,7,5 times 25. Sige, sagutan natin, Idol, para sa'yo. 3,9... 1,8,6,6,8,7,5. Check mo na lang, dopest. Ayan, hirap nung exam namin nung EE, tumaas passing rate. Okay, baba ng passing rate, 30 point something percent. Fourier series, madali lang naman, kaya lang matrabaho lang, sa totoo lang. Geometric means, madali lang yun, Idol. Sa geometric series, meron din ako niyan. Quadratic. Pwede. Sabi ni Dupes, bangis talaga. O, Idol, kahit siguro 8 digit pa, 10 digit. Shoutout sa Dupes, ha? Si Idol Dupes, biglang binigyan ng mental math questions si Sir IJ. Good night din, Kenji. Thank you so much, Lodi, first dropping by and staying sa live natin. DE book. Ito po yung DE book natin. Sige, flash natin, Lodi Geeks. Ito po. Oh, iba na nga daw ang next examiner, so di natin alam paano yung magiging sistema, no? MFE, okay naman. Malaki din sa audio, no? Mga materials engineering. Good night din sa Haley. And thank you so much, Lodi Cake, sa panonood ng live natin, Lodi. Thank you so much. Pinakamahirap na engineering, in your opinion. Wala, para sa akin, Kemeng. Feeling ko, Kemeng. Basic lang sa'yo, quadratic. Naku, Lodi Cakes. Parang 1 plus 1 lang yan kay Sir IJ. Hindi naman sa pag-ano, pero walang kwenta yung ganyang quadratic. Basic lang yan.
ano ba yan, parang ano lang yan, candy lang ng math ng engineering. Nag-stumble po ba kayo ng bird? Sa comms lang siguro, kasi ang sure ko lang dati sa communication, 70 out of 100. Pero nung lumabas, yung score ko, 93 over 100. Comms ay ako, sir, integral calc. Sige, may mga playlist din naman tayo sa integral. Uy, shoutout kay Patrick Jopia. Lodi gigs ko yan. Salamat sa Rose. Kasama ko sa trabaho. Pogi yan. Master pa. Comms ay ako, hirap. Saan ka nahirapan, kuya? Hindi ko alam, wala. Pagsamat, wala. Recommended po bang review center? Yes, sobrang helpful. Oh, agree ako, napakahirap ng Chemeng, Diyos ko. Buti, kaya mo yun, Bea, future Chemeng. Shoutout sa mga taga-OMSC, kay Ma'am Angel Percero. Shoutout po. Mas mahirap di, agree ako. Ano pong work nyo, Kuya? Sa software industry po, production support analyst. Dati programmer. Good luck sa'yo, Jongi. Lapit na ang exam niya sa DEN Statics. Galingan mo sa final exams mo, Idol. You're welcome, Bea, and future chemical engineer. Statics, wala pa, Idol. Check nyo kay CEBox. Good evening, sir. I've learned a lot po sa'yo, pero sadyang ayaw umaccept ng ibang method ng proof. Yun ang problema sa mga professors, sa totoo lang. Mataas yung ego. Yung sum ng ibang professors. Yun ang problema. With honor to sigurado. Yes. Nung elementary ako, valedictorian. Nung high school, salo. Nung college, cum laude. Ano pinakamahirap na math? Pipe math, MD. Ano yun, Idol? Saan po kayo gumraduate? Sa pamantasan ng lungsod na Maynila. Oh, one more minute, guys. Enda natin yung live. Guys, maraming salamat sa mga nanood ng live natin, ha. So, most likely, Friday, Saturday po yung next live natin. And sana marami pa kayo matutunan kay Sir IJ, especially yung sa mga techniques. Although alam natin, marami rin ng mga troll sa live natin. Pero okay lang yan, guys. Hawaan na lang natin yung pasensya. Siyempre, iba-iba naman yung mga pananaw ng mga tao. And thank you so much, guys. I hope you all the best. Great night. Shoutout sa mga taga-TUP Quezon, kay Justin. Thank you, Lodi Geeks. Galingan nyo. Thank you, Iverson Glenn, for the coffee. Sir IJ, may notes ka ba? Wala po, Idol. Thank you, Julius. Love you too, Idol. Ingat ka palagi. Thank you, everyone. Izuko, salamat. Salamat din kay Gensai09. Lodi, bye-bye. Good night po.